Hi! Welcome sa Pinoy Recap King! Ang recap natin ngayon ay ang anime na The Rising of the Shield Hero. Sa ibang mundo, ang lalaki ay bumili ng isang demi-human na babae. Hindi niya inaasahan ang paglaki ng demi-human ng napakabilis. Ang maliit na batang babae sa lalong madaling panahon ay naging isang napakarilag na babae na may maganda na figure, na umibig sa kanya. Ang nakamamanghang babae ay may mga espesyal na magic tattoo sa kanyang katawan na nagpapahintulot sa lalaki na magbigay sa kanya ng anumang mga utos. Tunghayan natin ang mga kapanapanabot na kwento na maglalahad sa pagitan nila. Si Naofumi, ang lalaking pangunahing tauhan ng kwento sa una ay isang tipikal na estudyante sa kolehiyo. Wala siyang anumang partikular na interes, gayunpaman, nag-e-enjoy siyang magbasa ng mga fantasy books sa library. Nagbabasa siya ng vintage fantasy book sa library sa partikular na araw na ito. Ang kwento ay nagsasabi tungkol sa ibang Earth na madalas na sinasalakay ng mga nakakatakot na nilalang na tinatawag na waves. Ang mga naninirahan sa mundong ito ay nagpapatawag ng apat na bayani, na bawat isa ay may hawak na iba't ibang sandata upang labanan ang mga waves, isang espada, isang sibat, isang pana, at isang shield. Si Naofumi ay talagang sinasamon sa kaharian ng kwento sa mismong oras na ito. Sinasabi ng mga lokal na siya ang shield hero, at may hawak siyang shield sa kanyang kamay. Tatlo pang bayani ang tinawag din ng hari ng Melromark kasama si Naofumi. Magtutulungan ang apat na bayani para tulungan ang Melromark sa pagpigil sa paparating na waves. Ang apat na bayani ay karaniwang hindi maaaring magsama-sama, dahil hindi sila makakakuha ng mga puntos ng karanasan kapag magkasama silang lumaban. Kaya, ang apat na bayani ay dapat bumuo ng kanilang sariling mga koponan. Sa gabi, pinag-uusapan ni Naofumi at ng iba pang tatlong bayani ang tungkol sa Earth. Pagkatapos, nalaman nila na sila ay mula sa iba't ibang parallel universe. Pamilyar silang lahat sa kasaysayan ng mundong ito, gayunpaman, nalaman ito ng iba pang tatlong bayani mula sa video game, habang nalaman naman ito ni Naofumi mula sa aklat. Dahil ang Shield Hero ay maaaring hindi marahas na umatake ngunit may mahusay na depensa, ang tatlo pang bayani ay batid na siya ang pinakamabagal na mag-level up, ngunit si Naofumi ay hindi nababahala, dahil iniisip niya na hanggat ang kanyang mga kasamahan ay ang nagsasagawa ng pag-atake, maaari rin siyang mag-explore ng ibang mundo. Kinabukasan, ang hari ay nagdala ng isang grupo ng mga adventurer. Apat na bayani ang pagpipilian nila para magsilbing kapitan nila. Gayunpaman, wala sa mga adventurer na ito ang pumili kay Naofumi. Ang Shield Hero ay hindi itinuturing na sapat na makapangyarihan sa kanilang lahat. Nahihiya si Naofumi dahil walang gustong maging partner niya sa kabila ng katotohanan na siya ang bayani na higit na nangangailangan ng mga kasamahan sa koponan. Isang nakamamanghang salamangkero ang hindi inaasahang nagpahayag ng kanyang pagnanais na sumali sa koponan ni Naofumi sa puntong ito. Si Naofumi ay naantig at natutuwa. Ang hari pagkatapos ay nagbibigay ng isang komisyon sa bawat bayani na maaari nilang gastusin upang bumili ng kanilang unang hanay ng mga armas. Dinala ni Multi si Naofumi sa isang sikat na tindahan ng panday. Gayunpaman, nang bumili si Naofumi ng mga armas, nalaman niyang ang tanging sandata na maaari niyang gamitin ay ang kalasag na hawak niya. Pagkatapos bumili ng armor, umalis si Naofumi sa lungsod kasama si Multi upang sakupin ang pinakamahina na mga halimaw ng lobo. Habang ang iba pang mga bayani ay nakatalo ng ilang mga lobo na halimaw, si Naofumi ay tumatagal ng mahabang panahon upang talunin ang isa lamang. Ang mga halimaw na napatay ay nag-iiwan ng mga mapagkukunan na maaaring gamitin ng bayani upang mapahusay ang kanyang sandata. Kasunod ng labanan sa araw na iyon, binili ni Multi si Naofumi ng ilang kagamitan sa mas mataas na antas, at nag-enjoy sila sa hapunan sa inn. Inanyayahan ni Multi si Naofumi na uminom, ngunit tumanggi siya dahil hindi siya nasisiyahan sa alak. Bumalik si Naofumi sa kanyang silid pagkatapos ng hapunan upang magpahinga, ngunit hindi niya inaasahan na nang nagising siya, lahat ng kanyang mga ari-arian kabilang ang kanyang pera ay nawala. Lalo pang lumala ang sitwasyong ito, si Naofumi ay dinala din sa kustodiya ng isang grupo ng mga tropa. Si Naofumi ay dinala sa harap ng hari na gustong hatulan siya. Tulad ng lumalabas na sinasabi ni Multi na si Naofumi ay pumasok sa kanyang silid at pinilit siyang gumawa ng isang nakakahiyang pagkilos. Bukod dito, nagulat si Naofumi nang makitang suot ng bayani ng sibat ang kanyang gamit. Ipinaalam ng bayani ng sibat kay Naofumi na ibinigay sa kanya ni Multi ang mga ito, at lumilitaw na si Multi ang parehong tao na kumuha ng mga gamit ni Naofumi. Pagkatapos, naunawaan ni Naofumi na nilinlang siya ni Multi para i-frame siya. Walang nag-iisip na si Naofumi ay inaakusahan lamang sa yugtong ito. Nais ni Naofumi na umalis sa mundong ito nang labis na iniisip pa nga niyang bumalik sa Earth. Kinailangan mag-isang maglakbay si Naofumi hanggang sa makumpleto niya ang pagtatalaga ng pagsira sa mga waves, dahil ang paggawa nito ay ang tanging paraan upang makabalik sa Earth. Karaniwan, dapat ipakulong ng hari si Naofumi, ngunit kailangan din niya si Naofumi para tulungan siyang labanan ang mga waves. Kaya, ipinaalam lamang ng hari sa buong bansa na ang bayani ng Kalasag ay isang hamak.
Si Naofumi ay kailangang mag-isa na lumaban sa Warcraft para mangulekta ng mga materyales. Ngayon ay hinahamak ng buong populasyon ng Melromark si Naofumi na ikinagagalit niya. Ngunit sa kabila nito, hindi siya nakakaramdam ng pagkatalo. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang reputasyon habang nakikitungo, dahil iniisip ng lahat na siya ay marumi. Bubugbugin ni Naofumi ang sinumang negosyante na magtangkang lokohin siya bago ibigay sa kanya ang nararapat sa kanya. Si Naofumi ay may ilang natatanging mga pakinabang bilang isang bayani ng kalasag. Kahit may medyo mahinang lakas ng pag-atake, si Naofumi ay may talento sa mga pantulong na kakayahan, tulad ng pagkakast at pangungulekta, bilang karagdagan sa pagtatanggol. Gagamitin din ni Naofumi ang ilang halimaw ng lobo bilang mga sandata para tulungan siyang umatake. Ito ay naobserbahan ng isang mangangalakal ng alipin, na nagmumungkahi na bumili si Naofumi ng isang alipin. Noong una ay ayaw sa kanila ni Naofumi, dahil kamakailan lang ay nalinlang siya ng isang kasamahan sa koponan. Ngunit nagpa siya siyang bumili ng alipin bilang kasosyo pagkatapos malaman na hindi maaaring ipagkanulo ng mga alipin ang kanilang mga may-ari. Ang pinakamahinang alipin lamang ang kayang bayaran ni Naofumi. Sa huli ay nakipag-ayos si Naofumi sa isang demi-human na babae mula sa Raccoon Clan. Ang bawat alipin ay may mystical tattoo sa kanilang katawan na nagpapahintulot sa master na utusan sila, at pinipigilan silang ipagkanulo ang amo. Si Raftalia, isang demi-human na batang babae ay natatakot kay Naofumi, dahil ang kanyang dating may-ari ay mabagsik at madalas na inaabuso siya. Ngunit binili ni Naofumi si Raftalia at binigyan siya ng disenteng pangangalaga. Si Naofumi ay nagbibigay kay Raftalia ng mga supply at armas, habang tinuturuan din ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Tanging kapag si Raftalia ay masyadong natatakot na lumaban ay gagamit si Naofumi ng mga utos upang siya ay lumaban ng buong lakas. Iisa ang ulam ni Naofumi at Raftalia kapag kumakain sila. Laking gulat ni Raftalia nang makita ang kanyang Panginoon na may parehong pagkain sa unang pagkakataon bilang isang alipin. Nalaman ni Raftalia pagkatapos na si Naofumi ang bayani ng kalasag. Narinig ni Raftalia na ipinaliwanag ng kanyang mga magulang na ang bayani ng kalasag ay isang bayani na tinatrato ng maayos ang mga demi-human, sa kabila ng katotohanan na ang iba sa Melromark ay may diskriminasyon laban sa kanila. Hindi na muling makikita ni Naofumi ang kanyang mga magulang, dahil namatay na sila. Sa gabi, paminsan-minsan ay nananaginip si Raftalia na pinatay ang kanyang mga magulang, at kapag nagising siya na umiiyak, niyayakap at kino-comfort siya ni Naofumi. Nakakuha si Raftalia ng karanasan sa pakikipaglaban sa ilalim ng patnubay ni Naofumi, at pareho silang nag-level up ni Naofumi. Ang kalasag sa kamay ni Naofumi ay agad na magbabago sa isang bagong kalasag, at magbibigay ng mga bagong kasanayan habang tumataas ang kanyang antas, na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng iba't ibang uri ng mga kalasag. Pagkatapos ay dinala ni Naofumi si Raftalia sa isang bagong pakikipagsapalaran sa isang minahan na puno ng mga nilalang. Ang mga magulang ni Raftalia ay pinatay ng mga halimaw na parang aso bago dumating ang mga waves. Dumating sila sa hugis asong halimaw sa minahan minsan pa sa araw na ito. Sa una, magagamit lamang ni Naofumi ang kanyang katawan upang palayasin ang mga pag-atake ng asong halimaw, dahil si Raftalia ay sobrang takot na makipaglaban sa kanila. Nag-ipon ng lakas ng loob si Raftalia na sirain ang halimaw na parang aso sa tulong ni Naofumi. Pagkatapos nito, napagtagumpayan niya ang kanyang panloob na takot at nagiging mas malakas. Ang Demi-Human Clan ay kilala sa mabilis na paglaki ng mga miyembro nito habang sila ay nag-level up. Sa kalaunan ay nagbago si Raftalia mula sa isang maliit na bata tungo sa isang napakagandang dalaga. Si Naofumi at Raftalia ay naglagay ng maraming pagsisikap sa panahong ito upang kumuha ng mga assignments at kumita ng maraming pera. Nagpalit si Naofumi sa isang mahusay na hanay ng gear, at kahit na ginagawa siyang parang barbarian, ang mga katangian ng kagamitan ay napakahusay. Ang apat na bayani ay dapat magsama-sama sa araw na ito, at maglakbay ng sama-sama mula sa kabisera patungo sa lokasyon kung saan nagtitipon ang mga waves. Lahat ng apat na bayani ay dinadala malapit sa isang lugar makalipas ang ilang sandali. Ilang halimaw ang bumaba mula sa langit upang salakayin ang mga pangkalahatang residente habang ang kalangitan ay naging kulay ng dugo. Sa tuwing may boss na lilitaw sa gitna ng mga waves, ang apat na bayani ay dapat talunin ang boss upang matigil ang mga waves. Walang tumulong sa mga taga-Nayon, habang ang iba pang mga bayani at hukbo ng kaharian ay nagpapatuloy sa pakikipaglaban sa boss. Si Naofumi lamang ang natitira upang ipagtanggol ang mga tao sa huli. Nalaman ng mga tao na ang bayani ng kalasag ay hindi isang kasumpa-sumpa. Upang labanan ang mga halimaw, inaakit sila ni Naofumi na umakyat sa tore ng bantay bago ito sunugin. Habang pinagmamasdan nila si Naofumi na nagtatanggol sa mga taga-Nayon, ilang mga sundalo na nagmamartsa patungo sa larangan ng digmaan ay nagpa siyang manatili at tulungan siya. Ang halimaw ay kalaunan ay natalo at ang mga waves ay nawala, salamat sa iba pang mga bayani. Ang karamihan sa mga residente ng Nayon ay nananatiling buhay dahil sa proteksyon ni Naofumi.
na antig si Raftalia sa katotohanan na ang mga bata sa Nayon ay hindi nakakaranas ng parehong trahedya gaya ng sa kanya, dahil sa tulong niya at ni Naofumi, na nagbibigay daan sa kanya upang makahanap ng layunin sa buhay. Ang apat na bayani ay inanyayahan ng hari sa isang piging pagkatapos ng digmaan. Sa kalagitnaan, maingat na pinuna ni Malti si Naofumi sa bayani ng Sibat. Bilang resulta, ang bayani ng Sibat ay muling namali ang interpretasyon kay Naofumi, sa pag-aakalang tinatrato niya si Raftalia ng kahindik-hindik dahil siya ay ginawang alipin ni Naofumi. Ang bayani ng Sibat ay nag-aalok ng tunggalian kay Naofumi, at kung ang bayani ng Sibat ang mananalo, tatanggalin ni Naofumi ang tato ni Raftalia. Hindi pinapansin ni Naofumi ang pang-aasar ng bayani ng Sibat nang magpadala ang hari ng isang tao na humarang sa kanya, at pilitin siyang makipaglaban sa bayani ng Sibat. Magsisimula ang tunggalian, at ang pag-atake ng bayani ng Sibat ay ipinagtanggol ni Naofumi. Ngunit ang lakas ng strike ni Naofumi ay hindi sapat upang madaig ang bayani ng Sibat. Si Naofumi, gayunpaman, ay naglabas ng ilang mga halimaw ng lobo mula sa kanyang balabal. Kahit na hindi matatalo ang bayani ng Sibat sa mga pag-atake ng mga nilalang na ito, maaari siyang mapahamak. Nang ang bayani ng Sibat ay nakulong sa likod ng isang spherical na kalasag ni Naofumi gamit ang isang kulungang spell, hindi niya nagawang ipagtanggol ang sarili at tuluyang nakulong sa bitag. Biglang nag-spell si Malti sa puntong ito para atakihin si Naofumi ng lihim. Nakahanap ng pagkakataon ang bayani ng Sibat at nanalo sa tunggalian. Tutol si Naofumi sa hari, ngunit nagulat siya nang malaman na si Malti ay anak ng hari. Itinalaga ng hari ang bayani ng Sibat bilang panalo, at pagkatapos ay nagpadala ng isang tao upang alisin ang tato ni Raftalia. Tubhang nasaktan nito si Naofumi, na nag-aakala na walang pag-aalinlangan na si Raftalia ay tatalikod sa kanya tulad ng iba. Gayunpaman, tumanggi si Raftalia na gawin ito, at kusang loob na nagpa siya na manatili kay Naofumi. Labis na naantig si Naofumi kaya niyakap nila ni Raftalia ang isa't isa ng mahigpit, na nangakong hinding-hindi maghihiwalay. Ang hari ay sinadya upang gantimpalaan ang apat na bayani pagkatapos ng pagkumpleto ng waves, ngunit hindi niya ibibigay kay Naofumi ang kanyang bahagi. Sa kabutihang palad, ang panloloko ng Sibat na bayani sa labanan ay nalantad ng parehong bayani ng espada at bayani ng pana, na napansin na hindi tinatrato ni Naofumi si Raftalia ng hindi patas. Nakita rin nila si Naofumi na nagtatanggol sa mga taga-Nayon. Tinutulungan nila si Naofumi na makakuha ng pera na nararapat sa kanya. Pagkatapos umalis sa palasyo, pumunta sila sa tindahan ng mga ngalakal ng alipin, kung saan muling pinaayos ni Raftalia ang kanyang magic tato na nagpapakilala ng tiwala. Kasunod nito, ginagamit ni Naofumi ang award na pera upang bayaran ang mga ngalakal ng alipin para sa isang magic egg. Maraming iba't ibang mahiwagang alagang hayop kahit ang malalakas na alagang hayop tulad ng mga dragon ay maaaring mapisa mula sa mga mahiwagang itlog. Sa kasamaang palad, ang Filolial, isa pang makapangyarihang mahiwagang alagang hayop ang napisa mula sa mahiwagang itlog ni Naofumi, sa halip na isang dragon. Pinangalanan ni Naofumi ang Filolial na Philo, at dinadala siya sa mga pakikipagsapalaran mula noon. Habang mabilis na lumalaki si Philo, malapit na siyang sakyan ni Naofumi sa mga pakikipagsapalaran. Sa araw na ito, naglalakbay si Naofumi sa isang Nayon na ibinigay ng hari sa bayani ng Sibat. Ang bayani ng Sibat ay naninangil ng malaking halaga ng buwis na nagpapahirap sa mga lokal. Sa pagsisikap na makaganti sa bayani ng Sibat, hinarap din siya ni Naofumi. Sa halip na labanan, sumasali sila sa mga riding contest sa pagkakataong ito. Kung mabigo ang bayani ng Sibat, kailangan niyang sumuko sa Nayong ito. Ang mount ng bayani ng Sibat ay isang dinosaur, at sa palagay niya ay dapat na mas mabilis ang kanyang dinosaur kaysa sa Filolial ni Naofumi. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsisimula ng karera, ang Filolial ni Naofumi ay nagpapanatili ng pangunguna sa mas mabilis na takbo. Kaya, nagpadala si Malti ng mga tropang salamangkero upang makagambala kay Naofumi gamit ang mga mahika sa daan. Ngunit sina Naofumi at Philo ang nanalo pa rin sa huli, salamat sa kanilang lakas. Ang mga taga-Nayon ay nagbigay kay Naofumi ng isang karwahe bilang tanda ng pagpapahalaga sa pagtatanggol sa kanilang Nayon sa pamamagitan ng pagtalo sa bayani ng Sibat. Para makapagnegosyo siya sa iba't ibang lugar, pinayagan ni Naofumi si Philo na hilahin ang karwahe. Lalong nagulat si Naofumi nang makitang si Philo ay naging isang batang babae na may pakpak nang magising siya ng umagang iyon. Si Philo pala, na nagtataglay ng mas makapangyarihang mahiwagang kakayahan at maaaring magbagong tao ay ang reyna ng Filolial. Kailangang mahanap ni Naofumi si Philo ng ilang kakaibang damit, dahil napakalaki ng pagkakaiba ng kanyang anyo ng tao at ibon. Kung hindi, ang damit ni Philo ay mapupunit kapag siya ay naging isang Filolial mula sa isang tao. Ang sastre ng tindahan ng damit ay maaaring lumikha ng mga outfits na maaaring baguhin upang umangkop sa hugis ng katawan ng tao, ngunit siya ay kulang ng ilang mga materyales, kaya si Naofumi ay dapat pumunta sa dungeon upang makakuha ng mga supply sa mga materyales ng damit ni Philo. Nakatagpo siya ng ilang mga taong may sakit sa kanyang paglalakbay. Sa kabutihang palad, matutulungan ni Naofumi ang mga pasyenteng ito, dahil may kapasidad siyang pataasin ang mga epekto ng gamot.
Bilang resulta, nakakuha si Nao Fumi ng isang matatag na reputasyon. Natutunan din ni Nao Fumi ang sining ng pagtatrabaho sa mga diamante mula sa isang nagbibenta ng hiyas. Bilang karagdagan, ipinaalam ng nagbibenta ng hiyas kay Nao Fumi na ang mga bagay na kailangan niya ay maaaring matagpuan sa isang dungeon. Kaya nakipagsanib-puwersa si Nao Fumi sa isang mangkukulam, at pareho silang pumasok sa dungeon. Si Nao Fumi ay dumating sa isang malakas na halimaw dito, at siya at ang kanyang mga kaibigan sa huli ay nagtutulungan upang talunin ito. Hiniling ni Nao Fumi sa sastre na tumulong sa paggawa ng damit ni Philo nang mayroon na siyang mga kinakailangang materyales. Sa halip na mapunit, ang outfit ay nagiging bow ornament kapag si Philo ay nagiging filolial. Nalaman ni Nao Fumi nang hindi inaasahan na ang isang nayon ay nangangailangan ng maraming herbicide habang siya ay naglalakbay. Bumili siya ng maraming herbicide upang ibenta sa nayon. Habang bumibisita si Nao Fumi sa nayon, natuklasan niya na ang suliranin ay mas malala kaysa sa kanyang inaasahan. May mga halimaw na katulad ng halaman na umaatake sa mga residente sa lugar. Si Nao Fumi at ang kanyang mga kaibigan ay nakikipaglaban sa mga halaman. Natuklasan nila na ang mga halaman ay mahirap sirain sa simula, dahil sila ay mabilis na nakabawi mula sa pinsala. Pagkatapos, napagtanto ni Nao Fumi na maaari rin siyang gumawa ng mga herbicide, mas mahusay na gumagana sa pamamagitan ng pagpapahusay ng mga epekto nito. Nagagawa nilang sirain ang mga halaman, at protektahan ang nayon sa paggamit ng mga herbicide. Dumating sila sa isang lungsod na maraming mainit na bukal. Dahil sa murang edad ni Philo, mahusay siyang inaalagaan ni Nao Fumi. Inaalagaan ni Nao Fumi si Raftalia sa ganitong paraan noong hindi pa siya dalaga. Naiinggit si Raftalia dito, at sinubukang makuha ang atensyon ni Nao Fumi. Nagpa siya si Raftalia na hanapin ito, at iharap ito kay Nao Fumi matapos malaman na mayroong isang gemstone sa kagubatan ng kapitbahayan na perpekto para sa mga mag-couple. Nagkataon, nalaman ni Philo na ang isang masarap na itlog ng ibon ay matatagpuan sa nakapalibot na kakahuyan, at nais niyang bigyan si Nao Fumi ng sangkap na ito. Kaya't magkasamang pumunta ang dalawa sa kalapit na kagubatan. Nang nahanap na nila ang hiyas at itlog ng ibon, inaatake sila ng halimaw na baboy ramo. Ang itlog ng ibon at hiyas ay sinisira ng halimaw na baboy ramo, na labis na ikinagalit nila. Kaya naman, magkasamang pinatay ng dalawa ang halimaw na baboy ramo, at ipinagpalit ang katawan nito sa isang malaking pabuya. Bumili sila ng regalo para kay Nao Fumi gamit ang pabuya, na labis na ikinatuwa ni Nao Fumi. Bumisita si Nao Fumi sa isang nayon pagkatapos. Halos lahat ng tao sa lugar na ito ay nahawaan ng salot. Habang si Nao Fumi ay may hawak na gamot, marami sa mga taga-nayon ang gumaling pagkatapos na bilhin ito mula sa kanya. Gayunpaman, ayon kay Nao Fumi na nagbibigay ng gamot, nagpapabuti lamang ng ilang kalusugan ito sa mga taga-nayon. Upang ganap na maalis ang sakit, kailangan din niyang pigilan ang pinagmulan nito. Ipinaalam ng lokal na doktor kay Nao Fumi na habang pinatay ng bayani ng espada ang isang kalapit na dragon noong isang buwan, hindi niya nagawang alisin ang bangkay ng halimaw. Ang bangkay ng dragon ay naglabas ng makapangyarihang lason habang ito ay nabubulok. Ngunit ang mga taga-nayon ay hindi nangahas na itapon ang bangkay, dahil maraming mga halimaw sa pugad ng dragon, na sa wakas ay nagdudulot ng salot. Bumisita si Nao Fumi sa pugad ng dragon pagkatapos malaman ang tungkol dito. Hindi niya inaasahan na gumagalaw ang bangkay ng dragon. Nang naging zombie ang dragon, sinalakay ng namatay na dragon si Nao Fumi. Habang sinusubukang iligtas si Nao Fumi, si Philo ay nilamon ng zombie na dragon. Sa unang pagkakataon, galit na galit si Nao Fumi kaya na-activate niya ang isang bagong talento na tinatawag na Cursed Shield. Kapag ginamit ni Nao Fumi ang kakayahang ito, maaari siyang magpakawala ng mapangwasak na mga pag-atake, ngunit dumaranas ng pansamantalang pagkabaliw. Ginagamit ni Nao Fumi ang Cursed Shield para makapinsala sa zombie dragon bago mabawi ang kanyang kamalayan sa mga bisig ni Raftalia. Dahil sa pakikipag-ugnayan niya kay Nao Fumi, nagkasumpa si Raftalia. Buti na lang at buhay pa si Philo. Nahanap niya ang Magic Stone sa tiyan ng zombie dragon, at pagkatapos kunin ang Magic Stone, namatay ang zombie dragon. Tinapos ni Nao Fumi ang salot, ngunit nagkasakit si Raftalia mula sa sumpa. Si Nao Fumi ay kailangang bumili ng banal na tubig mula sa simbahan ng lungsod, upang magamot ang sakit ni Raftalia. Bago umalis sa nayon, iniaalok ni Philo ang Magic Stone ng zombie dragon kay Nao Fumi, na sumisiksip nito at nakakuha ng isang malakas na kasanayan sa pag-atake. Nakatagpo ni Nao Fumi at ng kanyang mga kasama ang isang batang babae habang naglalakbay sila pabalik sa kabisera. Talagang hinahangaan ng dalagang ito si Philo. Nang malaman niyang maaaring maging tao si Philo, lalo siyang natuwa. Nalaman ni Nao Fumi na ang maliit na batang babae, si Melty, ay nahiwalay sa mga gwardiya ng pamilya sa kanyang pagbabalik sa kabisera. Kaya, nagpa siya si Nao Fumi na samahan si Melty sa kabisera. Naging malapit na magkaibigan sina Melty at Philo. Nasanay na si Melty na magpahinga sa mga balahibo ni Philo sa gabi.
Hindi nagtagal, natapos na ang paglalakbay, at bumalik si Naofumi sa kabisera kung saan siya nagpaalam kay Melty, at dinala si Raftalia sa simbahan. Kahit na hinahamak ng mga miyembro ng simbahan si Naofumi, pinagbibilhan pa rin nila siya ng banal na tubig sa pagsisikap na paginhawahin siya. Nang makatagpo ni Naofumi ang bayani ng sibat, kalalabas lang niya sa simbahan. Ang bayani ng sibat ay palaging itinuturing si Naofumi bilang isang kontrabida, kaya nang malaman niya na sina Naofumi at Philo ay pumasok sa lungsod, ipinapalagay niya na si Naofumi ay dinukot si Philo. Ang bayani ng sibat ay muling nakikipaglaban kay Naofumi, na nagdulot ng pinsala sa ilang kalapit na residente. May mga sundalong gustong ihinto ang tunggalian, ngunit sinabi ni Melty na ang tunggalian ay inaprubahan ng hari. Sa oras na ito, biglang sumulpot si Melty at inutusan niya ang mga sundalo na itigil agad ang tunggalian. Doon nalaman ni Naofumi na si Melty pala ay kapatid ni Melty, ang isa pang prinsesa ng Melromort. Nang maglaon, nagtransform si Philo bilang Philo Lial sa harap ng bayani ng sibat, na inihayag sa kanya na hindi siya isang babaeng tao. Agad na nag-aalangan si Naofumi na magtiwala kay Melty matapos malaman kung sino siya. Si Naofumi ay dati nang maling inakusahan ng hari at ni Melty, kaya naghinala siya sa maharlikang pamilya. Si Melty ay talagang mas malapit sa Reyna, at ang Reyna ay walang sama ng loob sa bayani ng Kalasag. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, ang antas ni Naofumi ay umabot na ngayon sa tuktok ng kasalukuyang propesyon. Kailangan nilang pumunta sa orasan ng simbahan para ma-promote kung gusto nilang patuloy na mag-level up. Ang orasan ay nagsisilbing parehong timer ng waves at isang tool sa advertising. Ngunit ang simbahan ay ipinaalam ng hari na si Naofumi ay hindi maaaring hayaan na mag-level up. Galit na galit, lumabas si Naofumi sa simbahan at nagtanong sa dealer ng alipin tungkol sa mga alternatibong paraan ng pag-level up. Ipinaalam ng alipin kay Naofumi na maaari siyang pumunta sa ibang mga bansa na may parehong orasan, upang makumpleto ito. Gayunpaman, dahil ang pagbisita sa ibang mga bansa ay tumatagal ng maraming oras, at ang mga susunod na waves ay ilang araw na lang, kailangang ihinto ni Naofumi ang plano. Upang bahagyang mapabuti ang pagiging epektibo ng pakikipaglaban ng koponan, kailangan niyang bumili ng ilang kagamitan. Hindi pa man dumarating ang mga waves, mayroon ng malaking tagasunod si Naofumi. Handa silang tulungan ang bayani ng Kalasag, dahil alam nila ang kanyang kabutihan. Nang handa na ang lahat, si Naofumi ang humarap sa pangalawang waves. Inutusan ni Naofumi ang kanyang mga tagasunod na suportahan ang mga kalapit na taganayon sa pagtatuboy sa mga halimaw, batay sa kaalaman na kanyang nakalap mula sa mga nakaraang waves. Nagkataon lang na ang mga lokal ay may kasamang ilang mga retirado, na may kakayahang ipagtanggol ang nayon. Nang mapansin ni Naofumi na ligtas ang mga taga-Nayon, umalis siya sa Nayon at naglakbay patungo sa lokasyon ng boss, isang lumulutang na bangka. Ngayon, ang iba pang tatlong bayani ay nakikipaglaban sa mga alagad ng boss, ngunit ang boss ay hindi pa lumalabas kahit ilang beses silang nagtagumpay sa pagpapabagsak sa mga nasasakupan nito. Nagtatalo ang tatlong bayani, at nag-aaway pa nga habang naglalaban. Hindi sila tumitigil sa pagtatalo hanggang sa magpakita si Naofumi. Nang mas masusing suriin ni Naofumi ang barko ng boss, napansin niya ang ilang kakaibang anino. Inaatake ng lahat ang mga anino na ito hanggang sa lumabas ang boss. Sa kasamaang palad, ang boss na ito ay kahawig ng isang nilalang na may hugis ng isang kaluluwa, at bukod kay Naofumi, ang pag-atake ng iba pang tatlong bayani ay lumilitaw na nagdudulot lamang ng kaunting pinsala. Matagal bago matatalo ang boss kung patuloy silang lumalaban sa ganitong paraan. Kaya, pinili ni Naofumi na gamitin muli ang Cursed Shield, dahil sa pag-aalala na magtatagal ang laban, at hindi maitaboy ng mga taga-Nayon ang iba pang mga halimaw. Nagkakaroon ng kapangyarihan ang Cursed Shield ni Naofumi pagkatapos ma-ingest ang Magic Stone ng Zombie Dragon, ngunit nagiging sanhi din ito ng pagtindi ng mga side effect ng Cursed Shield. Ang bawat tao'y sumusubok upang labanan ang boss, at umaabala ng ilang oras habang si Naofumi ay nawawala ng kontrol, bilang resulta ng mga side effect. Ang boss ay kasunod na pinatay ni Naofumi gamit ang isang steel cage. Ang iba pang tatlong bayani ay labis na nagulat na hindi nila inaasahan na si Naofumi ay biglang hihigit sa tatlo pa sa lakas. Ang katotohanan na mayroong maraming mga boss, at ang pangalawang boss ay hindi inaasahang lumitaw sa barko, higit pang nakakagulat sa lahat. Ang boss ay pinatay ng isang misteryosong babae na nagngangalang Glass sa sumunod na sandali. Dahil si Naofumi ay ang tanging ibang bayani na maaaring makipagkompetensya kay Glass, na malinaw naman ang pinakamalakas sa lahat ng mga bayani. Kinarap agad ni Glass si Naofumi. Ipinaalam ni Glass kay Naofumi na ang kanilang laban ay ang huling laban ng Waves. Naiintindihan ni Naofumi kung gaano kalakas si Glass, kaya, hindi siya aatake ng walang ingat. Walang kahirap-hirap na tinatalo ni Glass ang iba pang mga bayani na nagtatangkang lumaban sa kanya. Sumunod, pinatamaan ni Glass si Raftalia, ngunit ginagamit ni Naofumi ang kanyang kalasag upang ilihis ang atake. Sinasamantala ang sitwasyon, nagsimulang lumaban sina Philo at Raftalia, ngunit hindi naapektuhan si Glass ng kanilang mga pag-atake. Muli, dapat gamitin ni Naofumi ang Cursed Shield para labanan si Glass, ngunit wala itong kapangyarihan laban sa kanya.
Upang wakasan ang tunggalian at alisin si Naofumi, walang kahirap-hirap niyang dinurog ang bakal na kulungan. Habang nalaman ni Naofumi na magwawakas ang waves dahil sa pagkamatay ng boss, nagpasya siyang sumakay kay Philo at tumakas. Si Glass ay naglalaho kasama ang pagtatapos ng waves gaya ng inaakala ni Naofumi. Sa pagkakataong ito, ang mga waves ay hindi nagdudulot ng anumang makabuluhang pinsala, at ang mga kalapit na tao ay nakalabas ng buhay. Alam ni Naofumi na tiyak na malilipo lang mundo kung siya ay mapapatay ni Glass bago dumating ang mga susunod na waves. Sa makatuwid, kailangan niyang palakasin ang kanyang sarili ng maaga. Nagpadala ngayon ang hari ng isang mensahero upang dalhin si Naofumi sa kanya. Hindi na nga niya ginantimpalaan si Naofumi, ngunit nagtanong din siya kung bakit bigla siyang naging mas malakas kaysa sa iba. Galit na galit si Naofumi at hindi na natatakot sa hari sa puntong ito. Ang hari ay sinabihan ni Naofumi na maaari na niyang patayin ang hari, at itaboy ang lahat ng hukbo upang umalis sa kabisera. Binalaan din niya ang hari na huwag nang humadlang pa kung gusto niyang mabuhay. Nang marinig ito ng hari, siya ay nagalit, ngunit maaari lamang niyang tiisin ito. Pagkatapos ay umalis si Naofumi sa Melromark upang maghanda para sa pag-level up sa ibang mga bansa. Di nagtagal pagkatapos, hinabol ni Melty si Naofumi, na gustong ayusin ang relasyon sa pagitan ng maharlikang pamilya at sa kanya. Nang si Naofumi ay handa ng tumutol, nalaman niyang ang mga tropang naghahatid kay Melty ay gustong patayin siya. Si Melty ay mabilis na pinangangalagaan ni Naofumi, at agad na tumakas ang mga tropa at sinisiraan si Naofumi sa pagkidnap kay Melty. Hindi nagtagal, kumalat sa buong bansa ang balita ng pagkidnap ng Shield Hero sa prinsesa. Si Naofumi at ang kanyang mga kasama ay lahat na hinahanap. Ipinagpalagay ni Melty na si Melty ang nagutos sa mga tropa na patayin siya, at kung siya ay magtagumpay, si Melty ang magiging tagapagmana ng trono, at kung siya ay mabigo, sisiraan ng mga tropa si Naofumi sa pagkidnap sa kanya. Kung babalik si Melty sa palasyo ngayon, tiyak na papatayin siya ni Melty, at iminumungkahin ni Naofumi na isama niya si Melty sa ibang bansa. Sa paglalakbay, sinabi ni Melty kay Naofumi na ang kanyang ina ang tunay na pinuno ng kaharian ng Melromark. Dahil ang kanyang ina ay isang reyna, siya ay may higit na kapangyarihan kaysa sa hari. Ang reyna ay pala kaibigan sa Shield Hero, ngunit kailangan niyang pansamantalang magtago dahil sa pag-frame ng simbahan. Sa oras na ito, bigla nilang narinig ang tunog ng mga tropa na nagmamarcha. Nahulaan ni Naofumi na ang mga tropa ay maaaring ang mga humahabol at agad na tumakas. Sa gilid ng bangin, naabutan ng mga humahabol si Naofumi. Nasa tropa rin ang tatlo pang bayani. Sinubukan ni Melty na ipaliwanag sa kanila na hindi siya kinidnap ni Naofumi at ang lahat ay pakana ni Melty. Ngunit sinabi ni Melty na si Naofumi ay nagtataglay ng isang shield na nagbi-brainwashed, at lahat ng kumakausap sa kanya ay mabi-brainwashed. Naniniwala ang tanga na Spear Hero sa mga salita ni Melty, at nagsimulang maglaban ang dalawang panig. Sa huli, nagtapos ang dalawa sa isang draw, at nasira ni Naofumi ang kalsada, na naging sanhi upang hindi sila mahabol ng mga humahabol. Bago umalis, hiniling ni Naofumi sa Sword Hero na alamin ang katotohanan sa halip na paniwalaan ang kasinungalingan ni Melty. Matapos tumakas si Naofumi at ang iba pa sa kaligtasan, lumitaw ang ahente ng Reyna sa harap nila. Sa ngalan ng Reyna, inanyayahan ng ahente si Naofumi na makipagkita sa Reyna. Sa sandaling iyon, ang kagubatan ay biglang nagliyab, at ito ay lumabas na si Melty ay nagsusunog sa kagubatan upang mahanap si Naofumi. Gayunpaman, hindi pa rin mahanap ng mga humahabol si Naofumi. Sa galit, nagpasya si Naofumi na bumalik upang makita ang Reyna, na nangakong pagbabayaran si Melty. Sinabi ni Melty kay Naofumi na mayroong isang mabait na Panginoon ng lupain sa malapit na maaari nilang hinga ng tulong. Tinatrato ng mabait ng Panginoong ito ang mga demi-human na bihirang makita sa kaharian ng Melromark. Si Naofumi at ang kanyang mga kasamahan ay nagpalipas ng gabi sa kastilyo ng Panginoon. Gayunpaman, ang Panginoon ay inaresto kinabukasan. Pinaalalahanan ng kanyang kasambahay si Naofumi na tumakas sa lalong madaling panahon. Narinig pala ng kalapit na general na tinanggap ng Panginoon ang Shield Hero at sinira ang kastilyo kasama ang kanyang hukbo. Kinuha ni Naofumi si Raftalia upang magkasamang magtago. Kinahanap siya ng hukbo ng general, at si Melty, upang mapagtakpan si Naofumi, ay kailangang pumunta sa general, at pagkatapos ay umalis kasama niya. Matapos umalis ang general, nagpasya si Naofumi na humanap ng paraan para iligtas si Melty. Nang makita ni Raftalia ang general, siya ay nagalit ng husto. Ang general pala ang nagbenta sa kanya sa isang mangangalakal ng alipin. Bukod dito, marami rin ang napatay ng general sa mga kababayan ni Raftalia. Kaya nagpasya si Naofumi na tulungan si Raftalia na maghiganti. Matapos arestuhin ng general ang Panginoon, maraming demi-human ang nagalit at nagrebelde sila. Sinamantala ni Naofumi ang pagkakataong ito at pumasok sa kastilyo ng general kasama sina Philo at Raftalia. Sa oras na ito, balak ng general na pilitin si Melty na ibunyag ang kinaroroonan ni Naofumi. Sinubukan pa niyang saktan si Melty, at sa oras na ito, dumating si Naofumi kasama si Raftalia upang iligtas si Melty.
Pagkatapos nito, nagpa siya si Raph Talia na personal na talunin ang general at ipaghiganti ang kanyang mga kababayan. Noong bata pa si Raph Talia, may matalik siyang kaibigan. Tumaki silang nakikinig sa alamat ng Shield Hero, at mahal nilang lahat ang bayani. Gayunpaman, sa isang wave, ang kanilang nayon ay nawasak ng mga halimaw. Nang maglaon, nilayo ni Raph Talia at ng kanyang mga kababayan na muling itayo ang kanilang tahanan. Ngunit inatake sila ng walang hiyang general na ito kasama ang kanyang hukbo. Pinatay ng general ang maraming demi-humans at ibinenta ang lahat ng mas batang demi-humans sa mga ngalakal ng alipin. Ngayon ay sapat na ang lakas ni Raph Talia. Tinalo niya ang general sa isang tunggalian at ipinaghiganti ang kanyang mga kababayan. Pagkatapos ay dumating si Raph Talia sa piitan ng general, kung saan nakakulong pa rin ang marami sa kanyang mga kababayan. Iniligtas ni Raph Talia ang kanyang mga kababayan, ngunit ang kanyang matalik na kaibigan ay pinatay na ng general. Tiniyak ni Naofumi kay Raph Talia at sa kanyang mga kababayan na tutulungan niya silang muling itayo ang kanilang tinubuang bayan upang ang lahat ng demi-human ay mamuhay ng masaya doon. Nang umalis si Naofumi at ang iba pa sa piitan, binasag ng malubhang na sugatan na general ang isang selyo, kung saan nagmula ang isang dinosaur. Tinapakan ng dinosaur ang Maharlika hanggang mamatay, at pagkatapos ay inaatake si Naofumi. Napakalakas ng dinosaur kaya naisip ni Naofumi na kahit matalo nila ang dinosaur, magbabayad sila ng malaki. Kung lalaban sila sa lungsod, magdudulot ito ng maraming sibilyan na casualty. Kaya nagpa siya si Naofumi na tumakas muna at lumaban kapag dumating ang tamang pagkakataon. Inaakit nila ang dinosaur sa isang lawa at nilalabanan ito. Ang dinosaur ay gumagalaw ng napakabagal, ngunit ang balat nito ay napakatigas, at ang mga pag-atake ni Naofumi at ng iba pa ay hindi maaaring maging sanhi ng anumang pinsala sa dinosaur. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang makapal na ulap sa paligid. Maraming filolial ang tumakbo palabas ng kagubatan, at pagkatapos ay isang malaking filolial ang lumipad palabas ng tubig. Kinikilala ni Melty ang filolial bilang reyna ng mga filolial. Sinipa ni Queen Filolial ang dinosaur at pagkatapos ay pinatay ang dinosaur sa isang iglap. Si Reyna Filolial, tulad ni Philo, ay maaaring maging tao. Ayon sa alamat, si Queen Filolial, na pinalaki ng dating Shield Hero, ay isa sa pinakamalakas na nilalang sa mundo. Inaanyayahan ni Reyna Filolial si Naofumi at ang kanyang mga kasama na bisitahin ang tinubuang bayan ng mga Filolials, kung saan nagluluto si Naofumi ng maraming lutuin at nag-iimbita ng maraming Filolial na tikman ng magkasama. Ang mga kasamahan ni Naofumi ay napakabait sa mga Filolial. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, hiniling ni Queen Filolial kay Naofumi na makipagkasundo sa iba pang tatlong bayani, kung hindi, papatayin niya ang lahat ng mga bayani, kabilang si Naofumi. Naniniwala pala si Reyna Filolial na kapag nagsanib puwersa ang apat na bayani, maililigtas nila ang mundo. Kung patuloy silang mag-aaway sa isa't isa, malamang na mawawasak ang mundong ito. Ang pagpatay sa kasalukuyang apat na bayani at pagsasummon ng mas nagkakaisa ay maaaring mas magandang opsyon. Ngunit si Naofumi ay hindi naintindihan at na-frame ng ilang beses ng iba pang tatlong bayani, at hindi siya handang makipagtulungan sa kanila kahit paano. Naniniwala siya na kaya niyang iligtas ang mundo ng mag-isa. Kaya nag-aalok si Queen Filolial na labanan si Philo, at kung makapasa si Philo sa pagsusulit, maniniwala siya sa mga salita ni Naofumi. Ang lakas ni Philo ay nakasalalay sa lakas ng kanyang amo, si Naofumi. Daan-daang taon nang nabuhay si Reyna Filolial, at imposibleng matalo siya ni Philo. Ngunit nanalo pa rin si Philo sa pag-aproba ni Reyna Filolial sa kanyang malakas na kalooban at lakas. Sa wakas ay inamin ni Queen Filolial na may potensyal si Naofumi na iligtas ang mundo nang hindi nangangailangan ng tatlo pang bayani. Binigyan din niya ng korona si Philo, ibig sabihin, si Philo na ang susunod na reyna ng mga Filolial. Sa gabi, si Reyna Filolial ay nagbibigay kay Naofumi ng ilang payo. Ang pagganap ni Naofumi ay nagpapaalala sa kanya ng nakaraang Shield Hero. Ang ganda ng gabi nilang magkasama. Kinabukasan, nagpaalam si Reyna Filolial kay Naofumi. Ang partido ni Naofumi ay maingat na gumagalaw sa kagubatan, at hindi pa natuklasan. Papalapit na sila ng palapit sa kabisera ng kaharian ng Melromart. Pero on the way, may outpost, at kailangan nilang dumaan bago makapasok sa capital. Ang Spear Hero ay nagbabantay na rito, naghihintay sa pagdating ni Naofumi. Si Naofumi ay madaling talunin ang Spear Hero, ngunit gusto niyang kumbansihin ang Spear Hero na maniwala sa kanya. Sa kanyang pagtataka, inatake siya ng Spear Hero. Inakusahan din ng Spear Hero si Naofumi na pumatay sa Sword Hero at sa Bow Hero. Nais magpaliwanag ni Naofumi, ngunit hindi siya binigyan ng Spear Hero ng pagkakataon, at pagkatapos ay mabangis silang lumaban. Ang Spear Hero ay mas mababa sa karanasan at kasanayan sa pakikipaglaban kay Naofumi. Ngunit si Naofumi ay hindi na-promote, kaya ang kanyang antas ay mas mababa kaysa sa Spear Hero. Ang mga kasama ng Spear Hero ay mas mataas din sa antas kaysa sa mga kasama ni Naofumi. Ngunit sa sumunod na labanan, unti-unting nangunguna ang panig ni Naofumi.
Mas marami silang karanasan sa pakikipaglaban kaysa sa koponan ng Spear Hero. Sa huli, lumikha sina Philo at Melty ng mas malakas na magic na may iba't ibang katangian at matagumpay na natalo ang koponan ng Spear Hero. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Biglang naramdaman ni Philo ang panganib, at pinaalalahanan si Naofumi na ipagtanggol laban sa mga pag-atake mula sa langit, kaya nagsummon si Naofumi ng maraming shield. Sa susunod na segundo, bumagsak ang meteorite rain mula sa langit. Sa kabutihang palad, naghanda ng maaga si Naofumi, kaya walang namatay sa ulan ng meteorite. Sa oras na ito, lumilitaw ang Pope sa harap nila. Ngayon lang pala ang pag-atake ay ipinadala ng Pope. Nagulat si Malty dahil kakampi niya ang Pope. Ngunit sa katunayan, gusto lang ng Pope na gamitin si Malty para maalis si Naofumi. Batay sa doktrina, itinatakwil ng simbahan ang demi-humans, habang ang Shield Hero ay napakabait sa demi-humans, kaya gusto ng Pope na tapusin si Naofumi mula pa noong una. Ang lahat ng mga sabuatan na nangyari kay Naofumi ay sanhi ng simbahan. Sa pagkakataong ito, ang Pope ay nagdadala ng malaking bilang ng mga miyembro ng simbahan, at balak niyang patayin si Naofumi at ang iba pa rito, at pagkatapos ay ipasummon muli ang apat na bayani. Bagamat hindi masyadong makapangyarihan ang Pope, maaari niyang gawin ang ibang mananampalataya na magbigay ng mana. Sa pamamagitan ng mana ng mga tao na ito, ang Pope ay maaaring magbigay ng napakalakas na mahika. Si Naofumi ay maaari lamang patuloy na ipatawag ang kanyang mga shield upang palayasin ang mga pag-atake ng Pope. Ngunit napakaraming mananampalataya na makapagbibigay ng maraming mana, habang limitado ang mana ni Naofumi. Habang si Naofumi ay nasa isang mahigpit na laban, ang mga reinforcement ay biglang lumitaw. Sila ang Sword Hero at Spear Hero na inatake ng assassin na ipinadala ng Pope, at ang Pope ay nagpakalat ng mga chismis na sila ay pinatay ni Naofumi. Matapos talunin ng Sword Hero at Spear Hero ang assassins, nagmamadali silang tulungan si Naofumi. Ngayon sa wakas ay naunawaan na nila na si Naofumi ay palaging inaabuso. Ngunit hindi sila humihingi ng paumanhin kay Naofumi, kaya nagagalit si Naofumi. Ang iba pang tatlong bayani ay naniniwala na ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan, at ang Tusong Pope ang may kasalanan. Naniniwala si Naofumi na ang kanilang katangahan at kahambugan din ang mga dahilan kung bakit siya nagawang mali. Pagkatapos ay nagsimula silang mag-away, at tila hindi sila magsanib puwersa. Kaya't sinasamantala ng Pope ang pagkakataong ito para muling umatake. Tumawag si Naofumi ng isang shield upang harangan ang mga pag-atake. Nang makita ito, lahat ay tumigil sa pagtatalo. Alam nilang maaari silang tumanggi na isaalang-alang ang isa't isa na magkaibigan, ngunit dapat silang lumaban pansamantala upang talunin ang isang kaparehong kaaway. Kasabay nito, naglulunsad din ang Reyna ng isang ganting pag-atake laban sa simbahan, at pinamunuan niya ang isang hukbo, na nagmamadali patungo kay Naofumi. Para matrap si Naofumi at ang iba pa, gumawa ang Pope ng malaking magic barrier para matrap sila sa loob. Ang lahat ay nagsimulang salakayin ang Pope, na sa lalong madaling panahon ay nasugatan. Gayunpaman, sa labas ng barrier, ang mga mananampalataya ay agad na nakapagpapagaling sa Pope sa pamamagitan ng hilang magic. Ang mga ordinaryong pag-atake ay tila hindi makapagdulot ng pinsala sa Pope. Kaya nagpa siya si Naofumi na gamitin ang Cursed Shield upang labanan ang Pope. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay at napunta sa isang makapangyarihan ngunit nakakabaliw na estado. Gayunpaman, sa ilalim ng tawag ng kanyang mga kasama, unti-unting bumabalik ang pakiramdam ni Naofumi. Pinrotektahan niya ang kanyang mga kasamahan sa koponan ng kanyang shield upang salakayin ang Pope, at matagumpay na nasugatan ng Sword Hero at ng Spear Hero ang Pope. Ngunit hindi nagtagal ay gumaling ang Pope mula sa kanyang mga pinsala, at nagsimula siyang lumaban gamit ang mas malakas na mahika. Si Naofumi at ang iba ay unti-unting nauubusan ng kanilang mana, at malamang na matatalo sila sa labanan. Sa sandaling iyon, dumating ang Reyna at ang kanyang hukbo, at pinagyelo ng Reyna ang Pope gamit ang mahika. Sinasamantala ni Naofumi ang pagkakataon na ipatawag ang isang bakal na holo na lumalamon sa Pope. Nang nakita ng mga mananampalataya sa labas ang Pope na patay na, lahat sila ay sumuko. Nanalo si Naofumi sa huling tagumpay, ngunit nahimatay siya dahil sa fagod. Ang Reyna ay agad na nagutos ng buong pagsisikap na iligtas si Naofumi. Si Naofumi ay malubhang nasugatan dahil ang Cursed Shield ay may napakalakas na side effect, at kailangan niyang magpahinga sandali. Pagkagising ni Naofumi, agad na humingi ng tawad ang Reyna sa kanya. Sinabi niya kay Naofumi na hindi patas ang pagtrato sa kanya noon dahil ginamit ng simbahan ang hari. Ngayong naparusahan na ang simbahan, panahon na para parusahan ang hari at si Malty. Kinabukasan, hayagang dinala ng Reyna ang hari at si Malty sa paglilitis, na nasaksihan ng buong bansa sa pamamagitan ng mahika. Dahil finrame ng hari at ni Malty si Naofumi, ginawa siyang hindi patas na pagtrato, at sinubukan pa siyang patayin ng maraming beses, kaya hinatulan sila ng Reyna ng kamatayan. Medyo nagulat si Naofumi sa hato. Kahit nagalit siya sa hari at kay Malty, ayaw niyang patayin sila. Kaya sa panahon ng pagbitay, pinahinto ni Naofumi ang berdugo.
Nagpasya siyang parusahan sila sa ibang paraan. Simula noon, ang hari at si Malti ay tinanggalan ng kanilang mga pangalan at binigyan ng nakakainsultong mga palayaw. Agad namang pumayag ang Reyna sa kahilingan ni Naofumi. Sa katunayan, ayaw din niyang makitang mabitay ang kanyang asawa at anak. Pagkatapos nito, umalis si Naofumi sa palasyo at pumunta sa susunod na lugar upang ipagpatuloy ang kanyang pakikipagsapalaran. Sa pagkakataong ito, walang nakakakita sa kanya bilang masamang tao, at alam ng lahat na si Naofumi ang tunay na bayani. Tinatrato nila siya ng may pinakamataas na antas ng kagandahang asal at umalis na siya. Unang pinuntahan ni Naofumi ang Hourglass, at sa pagkakataong ito ay walang humahadlang sa kanya at sa kanyang kapareha na kumpletuin ang kanilang promosyon. Si Naofumi, Raftalia, at Philo ay lahat ay napromote sa mga propesyon na may mas mataas na antas, at ang kanilang mga katangian ay lubos na napabuti. Pagkatapos, maglulakbay si Naofumi sa isang isla na may tatlong iba pang bayani, dahil ang mga espesyal na lugar ay lilitaw sa isla sa mga araw na ito, at maaari silang makakuha ng dobleng mga puntos ng karanasan kung papatayin nila ang mga halimaw sa mga lugar na ito. Sa barko patungo sa isla, nakilala ni Naofumi ang dalawang adventurer. Ang lalaking adventurer ay isang makapangyarihang mandirigma na mahusay sa paggamit ng side, habang ang babaeng adventurer ay isang magician na mahusay sa paggamit ng gem magic. Napakabait at masayahin nila, at mabilis silang naging kaibigan ni Naofumi. Maya-maya pa ay dumating na ang barko sa destinasyon. Sa pagkakataong ito, bilang karagdagan kay Naofumi at sa kanyang mga kasama, maraming adventurer ang pumupunta sa isla, at lahat sila ay gustong makakuha ng higit pang mga puntos sa karanasan. Sa kasong ito, kung makakasama nila ang mas maraming tao, magiging mas mahusay sila sa pagkuha ng mga puntos sa karanasan. Kaya inimbitahan ng dalawang adventurer si Naofumi na maging isang team. Iniisip ni Naofumi na maaari silang maging mahusay na mga kasamahan sa koponan at sumasang-ayon sa kanilang kahilingan. Pagkatapos ay nagsimula silang labanan ang mga halimaw sa isla. Natuklasan ni Naofumi na kahit na ang mga mahihinang halimaw ay nakakapagbigay ng maraming puntos ng karanasan, kaya mabilis nilang pinapataas ang kanilang mga antas. Ngunit biglang natuklasan ni Naofumi na hindi na siya nakakakuha ng mga puntos ng karanasan. Sa oras na ito, lumilitaw ang Bow Hero sa tabi niya. Ito ay lumalabas na ang mga bayani ay hindi maaaring maging masyadong malapit, kung hindi sila makakakuha ng mga puntos ng karanasan. Kaya binago ni Naofumi ang mga lokasyon upang magpatuloy sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Sa gabi, nakakuha sila ng maraming puntos at materyales sa karanasan. Matapos makita ng dalawang adventurer si Naofumi sa gabi, pumunta sila sa tavern para sa hapunan. Nakipag-appointment si Naofumi sa kanila para labanan ang mas malalakas na halimaw sa susunod na pagkakataon. Kinabukasan, pumunta si Naofumi sa ibang isla kasama nila. Ang mga halimaw dito ay makapangyarihan, ngunit ang dalawang adventurer ay mas malakas. Madali nilang natalo ang isang malaking bilang ng mga halimaw. Ito ay labis na ikinagulat ni Naofumi, dahil ang kanilang lakas ay nahihigitan pa ang iba pang tatlong bayani. Pagkatapos ng isang araw ng pakikipaglaban, kumbinsido si Naofumi na hindi sila mga ordinaryong adventurer. Ngunit mayroon silang magagandang karakter, na nagpapasaya kay Naofumi. Pagkatapos nito, nagpaalam si Naofumi sa kanila. Dahil ilang araw silang nakipaglaban, nagpasya si Naofumi na magpahinga kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit habang nagpapahinga sila sa tabi ng dagat, biglang nakakita si Philo ng isang misteryosong relic sa ilalim ng dagat. Pagkatapos ay sumisid si Naofumi kasama ang kanyang mga kasama sa ilalim ng dagat, at nagulat sila nang makitang mayroon ding isang hourglass. Bukod dito, ipinapakita ng hourglass countdown na magkakaroon ng wave sa islang ito sa loob ng dalawang araw. Bilang tugon sa wave na ito, mabilis na nag-organisa ang Reyna ng isang hukbo. Ang lahat ay nasa isang barkong pandigma at naghihintay sa dagat para sa pagdating ng wave. Napansin ni Naofumi na ang dalawang adventurer ay lumitaw din sa dagat, ngunit medyo kakaiba ang kanilang mga ekspresyon. Hindi nagtagal, dumating ang wave, at maraming halimaw ang lumitaw sa kalangitan. Hindi napakahirap para sa hukbo na harapin ang mga halimaw na ito dahil nakapaghanda na sila. Ang mga sundalo ay nagtatapo ng mga espiritu sa dagat, at maraming mga halimaw ang nahuhulog sa estado ng pagkalasing kapag sila ay pumasok sa tubig, na naging sanhi ng kanilang lakas sa pakikipaglaban na manghina. Sa pagkakataong ito, ang boss ay isang kakaibang isda na may sungay, at ito ay tila hindi apektado ng mga espiritu. Si Naofumi ang may pananagutan sa pag-akit sa kakaibang isda, habang inaatake ito ng iba. Ngunit hindi kayang sirain ng kanilang mga atake ang katawan ng kakaibang isda. Kasabay nito, ang ilang mga fishmen sa mga halimaw ay nagsimulang umatake, at si Melty ay halos kaladkari ng fishman sa dagat. Sa kritikal na sandali, iniligtas ng dalawang adventurer si Melty, at pagkatapos ay nagtutulungan sila ni Naofumi upang patayin ang boss. Gayunpaman, pagkatapos patayin ang boss, ang labanan ay hindi pa tapos, at ang tunay na labanan ay nagsisimula pa lang. Ang dalawang adventurer ay biglang nagdeklara ng digmaan kay Naofumi at sa iba pa.
Mga bayani rin pala sila, pero galing sila sa ibang mundo. Ang lalaking adventurer ay ang vassal side hero. Ang babaeng adventurer ay hindi isang bayani, ngunit isang kasamahan ng vassal side hero. Naapektuhan na rin ng wave ang kanilang mundo, at ang paraan para matigil ang wave ay ang talunin ang bayani ng kabilang mundo. Ang vassal side hero ay napakalakas, at madali niyang natalo ang iba pang mga bayani maliban kay Naofumi. Pagkatapos ay lumaban sila kay Naofumi. Bagamat magkaibigan sila, ngayon ay kailangan nilang maging magkaaway alang-alang sa kani-kanilang mundo. Pagkatapos ng matinding laban, nauwi sa tabla ang dalawa. Sumama rin sa laban si Glass. Siya pala ang vassal fan hero, isa sa mga kasamahan ng vassal side hero. Sa kanilang huling labanan, si Naofumi ay muntik nang matalo ni Glass, ngunit sa kabutihang palad, nakatakas siya. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makakatakas muli. Si Glass ay mas malakas kaysa sa huling pagkakataon, ngunit si Naofumi ay may mas malaking pagunlad. Pinakiusapan ni Naofumi ang kanyang mga kasamahan sa pagharap sa vassal side hero, habang nakikipaglaban siya kay Glass. Matapos ma-promote si Naofumi, may bagong kakayahan ang kanyang shield na kayang lumunin ang mana ng kalaban. Ang kakayahan ni Glass ay gumamit ng mga life point bilang mana, kaya napakalakas ng kanyang magic. Ngunit ang bagong kasanayan ni Naofumi ay nangyayari na malampasan ang kakayahan ni Glass. Gayunpaman, nagtatapos pa rin si Glass sa isang draw laban kay Naofumi. Kaya't nagpa siya siyang i-cast ang isa sa kanyang pinakamalakas na kakayahan upang maubos ang kanyang mga punto sa buhay. Pagkatapos i-cast ni Glass ang kasanayang ito, mamamatay siya o si Naofumi. Sa sandaling iyon, ang kasamahan ng Bao Hero, si Rishia, ay nagbigay ng tulong kay Naofumi. Nagtapon siya ng maraming espiritu sa kalangitan, at agad na binasag ni Naofumi ang Boreless. Si Glass ay agad na basang-basa sa espiritu, at siya ay nahulog sa isang lasing na estado at sa huli ay nabigo sa kanyang pinakamalakas na kakayahan. Nang maglaon, natapos ang wave at ang labanan sa pagitan ni Naofumi at ng mga bayani mula sa ibang mundo ay hindi nagpa siya kung sino ang nanalo. Ngunit alam ng lahat na sa susunod na wave, lilitaw muli ang mga bayani ng ibang mundo. Pagkatapos ng labanang ito, si Rishia ay tinalikuran ng kanyang mga kasamahan sa koponan dahil sa pagtulong kay Naofumi. Kaya sumali si Rishia sa team ni Naofumi, at nagkakaroon siya ng magic tattoo at nagiging miyembro ng harem ni Naofumi. Pagkatapos ng wave na ito, ang Reyna, upang gantimpalaan si Naofumi, ay nagnanais na bigyan siya ng teritoryo. Sa halip na pumili ng matabang lugar, pinili ni Naofumi ang isang barren, dahil ang lugar na ito ay tahanan ni Raftalia. Nawasak ito sa isang wave, at maraming demi-human ang nawala ng tirahan. Tinanais ni Naofumi na muling itayo ang lugar upang mas maraming demi-human ang mabubuhay ng maligaya magpakailanman. Pagkatapos, patuloy nilang binabantayan ang pagpapanumbalak ng Nayon. Nakakuha din sila ng mga bagong kakampi, at isa sa kanila ay si Eclair Siete, ang anak ng isang maharlika na pinili ni Reyna Mirelio upang bantayan ang isang demi-human friendly province. Sa ngayon, mukhang maayos naman ang takbo. Sinimulan ni Naofumi ang kanyang araw sa pamamagitan ng paglalakad sa Nayon habang sinusubaybayan ang mga pagkukumpuni. Nang makita niya si Rishia, na nagsasanay sa burol, nagulat sila sa paglitaw ng mga familiar na paniki na sinusubukang salakayin ang mga taga-Nayon. Si Naofumi at ang kanyang mga kasamahan ay sumugod sa residential area upang iligtas ang mga residente. Ngunit naunang nakarating sina Raftalia at Philo at madaling nilipol ang mga paniki. Nang subukan ni Naofumi na alamin kung saan nanggaling ang nilalang, nakita niya ang isang nakakagulat na bagay tungkol sa countdown ng wave na biglang huminto sa hindi malamang dahilan. Kasabay nito, naramdaman ni Naofumi at ng kanyang mga kasama ang isang napakakatakot-takot na aura, na nagmula pala sa isang misteryosong halimaw. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag ni Reyna Mirelia ang apat na cardinal heroes sa kanyang palasyo. Pinag-usapan nila ang paglitaw ng mga familiar na paniki, na tila hindi lamang umatake sa Lurlona Village. Ang iba pang mga bayani ay sumasang-ayon kay Naofumi, na naniniwala na ang mga familiar na paniki ay hindi ang mga dimensional na halimaw na kanilang nakaharap. Pagkatapos ay ibinunyag ni Queen Mirelia ang isang halimaw na kilala bilang Spirit Tortoise na nagising at nagsimulang magalit sa ilang teritoryo. Ipinapalagay niya na ang paglitaw ng mga familiar na paniki ay nauugnay sa paggising ng Spirit Tortoise, at humingi ng tulong sa mga bayani upang maiwasan ang isang mas malaking sakuna sa pamamagitan ng pagsira sa Spirit Tortoise. Gayunpaman, tinanggihan ni Kitamura at ng iba pang dalawang bayani ang kahilingan ni Reyna Mirelia. Ikinatwira nila na sila ay ipinatawag sa kabilang mundong ito upang harapin ang mga bagay na may kaugnayan sa wave at wala ng panahon para asikasuhin ang anumang bagay. Pagkaalis ng tatlo sa silid, nanatili roon si Naofumi at nagpas siyang tumulong sa paglutas ng problema. Hindi nagtagal, ipinaliwanag ni Reyna Mirelia na ang Spirit Tortoise ay nasa malayong silangan na kaharian. Gayunpaman, hinulaan niya na ang Spirit Tortoise ay maaaring magtungo sa kanilang kaharian sa lalong madaling panahon, kaya hinihiling sa kanila na maghanda upang labanan ang halimaw na nasa harapang linya.
Pagkatapos, dinala ni Naofumi sina Raftalia, Philo, at Rizkia para bumili ng kanilang mga armas at kagamitan. Di nagtagal, iminungkahi ni Raftalia na gumamit si Rizkia ng espada bilang sandata. Dahil palaging walang silbi at pabigat lamang ang nararamdaman ni Rizkia, dinala siya ni Raftalia upang makilala si Bulokos, ang mga ngalakal ng alipin, at iminumungkahi na siya ay maging alipin ni Naofumi, kaya makakakuha siya ng kaunting kapangyarihan mula sa Shield Hero na maaaring makapagpataas ng malaki sa kanyang lakas ng bayani. Gayunpaman, ayaw pilitin ni Naofumi ang iba na maging alipin niya maliban kung gusto ng tao. Nakapagtataka, hindi iniisip ni Rizkia ang pagiging alipin niya dahil gusto niyang maging mas malakas, kaya kikilalanin ni Etsuki ang kanyang mga kakayahan at patutunayan sa kanya na siya ay maaasahan. Nang marinig iyon, sinabi ni Naofumi kay Rizkia na mula ngayon, sasanayin niya ito habang sinasanay niya ang kanyang mga kasama, at hiniling na iinto ang pagtingin sa sarili ng mababa. Nang sumunod na araw, sinimula ni Naofumi at ng kanyang grupo ang kanilang paglalakbay patungo sa kaharian ng Spirit Tortoise sa malayong silangang rehiyon. Nang halos marating na nila ang mga hangganan ng teritoryo ng kaharian ng Spirit Tortoise, nagpa siya si Naofumi na magpahinga sandali bago magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Nang gabing iyon, si Philo, na nakikipag-usap kay Fitoria, pagkatapos ay naghatid ng mensahe mula sa kanya na tinatalakay ang apat na Cardinal Heroes na hindi magkasundo. Isang opsyon na dati nilang napag-usapan ng magkasama. Malinaw pa ring natatandaan ni Naofumi ang mga salita ni Fitoria tungkol sa isang mundo na nangangailangan ng sakripisyo, ngunit hindi pa rin niya naiintindihan kung bakit sa tingin niya ay may kaugnayan ang pagpipili ang iyon sa Spirit Tortoise. Si Naofumi at ang kanyang mga kasama ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, kung saan ang mga residente ay tila nagmamadaling tumakas patungo sa isang mas ligtas na lugar upang maiwasan ang pag-atake ng Spirit Tortoise. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga familiar na paniki at ilan pang halimaw at agad na inatake ang mga residente. Habang sinusubukan ng kanyang mga kasamahan na iligtas ang mga tao, hinikayat ni Naofumi ang mga familiar na paniki at ang mga halimaw na sundan siya, pagkatapos ay inilabas ang kanyang Wrath Shield upang sirain ang lahat ng mga halimaw. Pagkatapos ng laban, isang misteryosong babae ang lumapit kay Naofumi at tinanong ang kanyang pagkakakilanlan bilang Shield Hero. Pagkatapos makumpirma na siya ang Shield Hero, hiniling niya sa kanya na patayin siya. Hindi nagtagal, narinig ni Naofumi at ng kanyang mga kasama ang isang malakas na dagandong na sinamahan ng nakakatakot na aura, na nagparamdam sa kanilang lahat na walang magawa. Agad niyang napansin na nawala na ang babaeng nasa harapan nila, kasabay ng pagkawala ng dagandong. Pagkatapos ng insidente, dumalo si Naofumi sa isang pulong kasama si Reyna Mir-Eliel at ang mga warlord ng ilang kaharian. Tinalakay nila kung paano talunin ang Spirit Tortoise bago ang halimaw ay pumatay ng mas maraming tao at gumawa ng mas maraming pinsala. Matapos wasakin ang kabisera ng Reiki Kingdom at patayin ang maraming residente doon, siguradong matutulog ang Spirit Tortoise sa loob ng 2 o 3 araw bago muling ilunsad ang pag-atake nito. Hinulaan ni Queen Mir-Eliel na ang Spirit Tortoise ay aatake sa Rohirot Kingdom dahil, ayon sa alamat, ang halimaw ay kadalasang mas interesado sa pag-atake sa mga lugar na makapal ang populasyon ng mga tao upang pumatay ng mas maraming tao. Pagkatapos ay tinanong ni Naofumi ang mga warlord kung paano talunin ang higanteng halimaw, dahil mayroon lamang silang ilang araw bago muling ilunsad ng Spirit Tortoise ang pag-atake nito. Tila nakaramdam ng tiwala ang mga warlord sa lakas ng pakikipaglaban ng mga puwersa ng alyansa, na binubuo ng mga pinakakakilakilabot na mandirigma mula sa kani-kanilang kaharian. Kahit isa sa mga warlord ay iginiit na hindi nila kailangan ang tulong ng apat na Cardinal Heroes. Gayunpaman, tila hindi sumang-ayon ang warlord ng Reiki Kingdom dahil nasaksihan niya mismo ang kapangyarihan ng Spirit Tortoise na madaling makapatay ng libu-libong mga sundalo nito. Kaya naman kailangan nila ng tulong ng apat na Cardinal Heroes dahil kung aasa lang sila sa combat power ng Alliance Troops, hindi nila magagawang talunin ang Spirit Tortoise. Nang marinig ito, pumayag si Naofumi na tulungang talunin ang Spirit Tortoise at hiniling sa kanila na huwag kumilos ng padalos-dalos dahil gusto niyang mabawasan ang bilang ng mga masasawi. Bukod sa paghingi ng tulong kay Naofumi at sa Cardinal Heroes, lumalabas na ipinatawag din ni Queen Mir-Eliel at ng kanyang mga kaalyado ang 7-Star Heroes, ang mga user na gumagamit ng Vassal Weapons. Kahit na ang 7-Star Heroes ay hindi kasing lakas ni Naofumi at ng iba pang 3 Cardinal Heroes, sila ay maaasahan dahil sila ay mas matapang kaysa sa mga ordinaryong mandirigma. Biglang sumulpot sa gitna ng kanilang pag-uusap ang isang misteryosong babae na nakasalubong niya kanina. Pagkatapos ay ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Asthore, ang familiar ng Spirit Tortoise na nagkukunwaring concubine ni Haring Reiki at ang kanyang regent. Sinabi ni Ast na bilang isang familiar na tao, ang kanyang misyon ay ang pagpasok sa sentro ng kaharian at kolektahin ang pinakamakaunting kaluluwa ng tao. Higit pa rito, ipinaliwanag niya na ang Spirit Tortoise ay gumagamit ng mga kaluluwa ng tao bilang pinagmumula ng kapangyarihan nito upang maiwasang masira ang waves of catastrophe. Ang mga human familiar ay karaniwang pumapasok sa pamahalaan at minamanipula ang mga pinuno ng kaharian upang labanan ng isa't isa upang makolekta nila ang mga kaluluwa ng tao na namatay sa labanan.
kung hindi yun gagana, magpapadala ang Spirit Tortoise ng mga halimaw upang mangulekta ng mga kaluluwa ng tao sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila. Higit sa lahat, ang pinakamalaking banta sa sangkatauhan sa mundong ito ay ang paggising ng Spirit Tortoise, na hindi magdadalawang isip na sirain ang mundo at sangkatauhan. Gayunpaman, sinabi ni Ost na may nagsira ng selyo ng Spirit Tortoise, at sinisira nito ang lahat laban sa kalooban mismo ng Spirit Tortoise dahil sa ngayon, ang higanteng hayop ay kinokontrol ng isang taong nagsira ng selyo. Gayunpaman, maaaring pansamantalang itigil ang paglitaw ng mga waves, ngunit sa lalong madaling panahon, magwawakas ang mundo kung hindi nila papatayin ang Spirit Tortoise na magdudulot ng kalituhan sa sangkatauhan. Dahil doon, hiniling ni Ost kay Naofumi na patayin ang Spirit Tortoise. Ipinaliwanag niya na ang apat na cardinal heroes ay maaaring basagin ang selyo ng Spirit Tortoise at muling buhayin ang higanteng hayop upang mangulekta ng mga kaluluwa ng tao at ipagtanggol ang mundo mula sa mga waves. Nang malaman iyon, sa wakas ay naunawaan ni Naofumi ang mahihirap na pagpipilian na nangangailangan ng sakripisyo, kung ano ang sinabi noon ni Fitoria, na naging nauugnay sa Spirit Tortoise. Pagkatapos nito, nag-alok si Ost na tumulong sa pagbibigay ng impormasyon para mahanap ang pasimuno at matigil ang Spirit Tortoise. Gayunpaman, ang mga general ay nagsimulang makipagtalo sa isa't isa kung sino ang dapat na mamuno, na naging sanhi ng pagkairita ni Naofumi. Gayunpaman, gagawin pa rin niya ang kanyang misyon na patayin ang Spirit Tortoise dahil gusto niyang protektahan ang mga residente ng kanyang nayon at lahat ng tao sa mundong ito. Nang maglaon ng gabing iyon, kinumbinsi ni Raftalia si Naofumi na ang mga general ay nag-aalala lamang tungkol sa pagprotekta sa kanilang mga teritoryo, tulad niya, at nagmumungkahi na sila ang bahala sa pamamagitan ng pagbuo ng isang plano na hindi nila matatanggihan. Ang kanyang plano ay akitin ang Spirit Tortoise sa pamamagitan ng pagpapakalat ng malalaking hukbo sa paligid ng lugar habang sila, na sinamahan ni Ost at Eclair, ay maghahanda upang labanan ang higanteng hayop. Kinabukasan, sumugod ang mga warlord mula sa ibang kaharian upang ihanda ang kanilang mga tropa sa kani-kanilang posisyon ayon sa direksyon ni Naofumi bilang pinuno ng mga tropang alyansa. Samantala, nag-iisip sila ng paraan para putulin ang ulo ng Spirit Tortoise, na tiyak na hindi magiging madali. Hiniling ni Naofumi kina Rishia at Ost na pumunta sa library ng lungsod at alamin ang lahat tungkol sa Spirit Tortoise upang makahanap ng paraan upang talunin ang higanteng hayop. Nang sa wakas ay nagsimula na ang labanan, agad na sumugod si Eclair at ang kanyang hukbo sa kinaroroonan ng Spirit Tortoise, nakakagising lang mula sa kanyang pagtulog. Si Eclair at ang kanyang hukbo ang namamahala sa pagpapastol ng Spirit Tortoise sa lugar kung saan naghanda ang mga tropa ng alyansa upang pigilan ang paggalaw ng higanteng hayop. Kasabay nito, nilalabanan ni Naofumi at ng kanyang mga kasama ang mga familiar na halimaw at ilayo sila sa mga puwersa ng alyansa hanggat maaari. Gayunpaman, nahirapan ang mga tropa ng alyansa na pigilan ang paggalaw ng Spirit Tortoise, at maraming sundalo ang namatay sa larangan ng digmaan. Nang makita iyon, ang general ng Reiki Kingdom ay gumawa ng desperadong desisyon na wasakin ang burol na kanyang kinaroroonan upang pigilan ang paggalaw ng Spirit Tortoise. Sa huli, nagawang pigilan ng walang ingat na hakbang na iyon ang paggalaw ng higanteng halimaw, kahit na namatay ang general. Kahit na nagawa nilang pigilan ang paggalaw ng higanteng hayop, hindi sila nakatakas sa panganib dahil ang Spirit Tortoise ay nakapaglunsad ng malalayong pag-atake, na agad na pinatay ang hukbo ni Eclair sa loob ng saklaw ng pag-atake. Napagtanto ni Naofumi at Eclair na ang pagiging malapit hanggat maaari sa Spirit Tortoise ay ang pinakaligtas na lugar para sa kanila. Dahil doon, inutusan niya ang kanyang hukbo na magpatuloy sa paglipat patungo sa higanteng hayop at kay Naofumi at sa kanyang mga kasama. Sa kabilang banda, agad na inutusan ni Reyna Mirelia ang mga mangkukulam na gumawa ng magic spell na maaaring hawakan ng Spirit Tortoise sa lugar, habang si Naofumi ay sinubukang humanap ng paraan upang pugutan ang higanteng halimaw. Nakaharap siya ng isang halimaw na mas malakas kaysa sa mga familiar, ngunit hiniling sa kanya ni Eclair at ng kanyang hukbo na gawin ang kanyang trabaho habang kaharap nila ang halimaw. Nakapagtataka, hindi lamang napanatili ng mga mangkukulam ang higanteng halimaw sa kinalalagyan ngunit nagawa rin nilang makapinsala sa leeg. Pagkatapos ay naglunsad ng full power attack si Naofumi at ang kanyang mga kasama sa gasgas na bahagi hanggang sa tuluyang naputol ang leeg ng higanteng hayop. Akala nila patay na ang Spirit Tortoise at tapos na ang kanilang pakikibaka. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalaman nila na ang Spirit Tortoise ay hindi talaga patay dahil si Ost, na familiar ng Spirit Tortoise, ay buhay pa at mukhang maayos. Dahil doon, nagpa siya si Naofumi at ang kanyang mga kasama, kasama si Ost at Elrisla, na pumasok sa shell ng higanteng pagong. Gayunpaman, ang paglalakbay ay hindi kasing dali ng inaasahan dahil ang shell ng Spirit Tortoise ay kasing laki ng bundok. Nahirapan din si Ost na tukuyin ang tamang direksyon dahil sa makapal na ulap na nakapalibot sa kanila. Nang gabing iyon, nang magkamping sila, biglang nakaramdam si Ost ng pananakit ng ulo, at kasabay nito, tuluyang nawala ang makapal na ulap, at naalala ng familiar woman ang tamang direksyon. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at natagpuan ang isang nayon na nawasak. Nagmadali si Naofumi upang iulat ito kay Reyna Mirelia, na agad na dumating kasama ang kanyang hukbo.
Sanayon, nakahanap sila ng isang dambana na ginagamit sa pagsamba sa Spirit Tortoise, kung saan nakita niya ang isang sinaunang inscription na nakasulat sa Japanese. Gayunpaman, ang pagsulat ay nagsisimula ng maglaho, kaya naunawaan lamang niya ang ilang mga salita na may kaugnayan sa pagsira sa ikapitong selyo. Nang malaman iyon, naalala niya nang makita niya ang number 7, ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga familiar na paniki na lumitaw. Sinabi ni Reyna Mir Elia na ang isa sa apat na cardinal heroes ng nakaraan ay tiyak na may isinulat na mahalagang bagay tungkol sa Spirit Tortoise. Sumasang-ayon si Ast kay Reyna Mir Elia dahil sinimulan niyang alalahanin ang lahat tungkol sa Spirit Tortoise. Gayunpaman, nagsimulang gumuho ang gusali bago pa makapagsalita si Ast, kaya kinailangan nilang magmadaling makaalis doon. Matapos lumabas sa dambana, si Nao Fumi at ang kanyang mga kasama ay nakatanggap ng impormasyon tungkol sa Spirit Tortoise na bumalik sa pagkilos. Kasabay nito, sinabi ni Ast na ang paraan upang patayin ang Spirit Tortoise ay ang pagpasok sa katawan ng higanting hayop at sirain ang puso nito. Di nagtagal pagkatapos nito, hiniling ni Nao Fumi sina Eclair at Elrisla na bumaba upang samahan si Reyna Mir Eliel at maghanda na pamunuan ang mga tropa kung muling maglunsad ng pag-atake ang Spirit Tortoise, habang siya at ang kanyang mga kasamahan ay nagpatuloy sa kanilang misyon. Plano ni Nao Fumi at ng kanyang mga kasama na sirain ang puso ng higanting hayop sa loob ng katawan, na maaari nilang pasukin sa pamamagitan ng isang kuweba. Matapos makapasok sa kuweba, aksidenteng nakatagpo nila ang tatlong adventurer na nagsasabing ipinadala sila sa utos ng Reyna. Ngunit nakita niyang malansa ito at pinalabas ni Raftalia ang kanilang mga disguise, na inihayag na sila ay sina Lark, Therese, at Glass, ang mga bayani mula sa kabilang mundo sa kabila ng wave. Inihayag ni Lark kay Nao Fumi at sa kanyang grupo na hindi nila nilayo na labanan sila at sa halip ay nandyan sila para harapin ang taong gumising sa Spirit Tortoise. Sinabi ni Glass na kinokontrol ng tao ang mga hayop na tagapag-alaga ng ibang mundo at ginamit ang kanilang kapangyarihan bilang kanya. Iyon ang dahilan kung bakit nagmumungkahi si Lark ng alyansa kasama si Nao Fumi upang ibagsak ang tao, ngunit tumanggi siya, dahil ayaw niyang makipagtulungan sa mga taong makakalaban niya sa susunod, kaya naghiwalay sila. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang mga track, si As na nakakaramdam ng pagkasala ay kinomfort ni Narishia at Raftalia, na nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng kanyang unang layunin, sila ay mga magkakasama ngayon. Si Nao Fumi at ang kanyang mga kasama ay nahaharap sa dalawang pagpipilian ng mga landas, kung saan itinuro ni Ast ang isang landas na magdadala sa kanila sa puso ng Spirit Tortoise. Gayunpaman, pagdating nila sa dulo, nakakita sila ng Dragon Hourglass na kumakatawan sa bilang ng mga kaluluwang kinuha ng Spirit Tortoise. Sinasabi sa kanila ni Ast na ito ay isang lalagyan upang hawakan ang mga kaluluwa ng tao, na kapag ganap na napuno, ay lilikha ng barrier na nagpoprotekta sa mundo mula sa mga waves. Alam na hindi iyon ang puso ng Guardian Beast, ipinagpatuloy ni Nao Fumi at ng kanyang mga kasama ang kanilang paghahanap. Sa paglalakbay, pinag-iisipan ni Ast ang kanyang gawain, na nangongolekta lamang ng mga kaluluwa ng tao at ginagawa silang kapangyarihan upang iligtas ang mundo. Gayunpaman, matapos makita ang mga taong lumaban sa tabi niya, nagsimulang isipin ni Ast na dapat niyang protektahan ang kanilang mga kaluluwa, hindi patayin sila. Dahil doon, nagilty siya sa kanyang pakay. Ang bahagi ng anime na ito ay nagpatuloy kay Nao Fumi at ng kanyang mga kasama, na sa wakas ay naabot ang puso ng Spirit Tortoise, kung saan sila ay nahaharap sa isang ilusyon ng taong responsable sa lahat, si Kyo Ethnina, ang may hawak ng Book Vassal Weapon, na nagtangkang tuyain si Nao Fumi ni walang pakundangang pagbanggit sa tatlo pang bayani. Si Nao Fumi at ang kanyang mga kasama ay matagumpay na nawasak ang puso ng Spirit Tortoise. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala si Ast, na humahantong sa karagdagang pagkalito. Si Ast, nang ganap na nabawi ang kanyang mga alaala, ay dinadala sila sa kaibuturan ng Spirit Tortoise. Nakatagpo nila ang tunay na Kyo sa base ng mga operasyon, na nangungut siya sa kanila dahil hindi nila tinahak ang madaling ruta para pigilan ang pagong sa pamamagitan lamang ng pagpatay kay Ast. Lumalabas, hindi lang siya isang familiar kundi isang pisikal na pagpapakita ng mismong Spirit Tortoise. Samantala, ang Spirit Tortoise ay lumilitaw na ganap na nakabawi at muling nabuo at naghahanda na maglunsad ng pag-atake sa mga tropang alyansa. Nang malaman ito, sinabi ni Ast kay Nao Fumi at sa kanyang mga kasama na ang tanging paraan upang patayin ang higanting hayop ay ang pagpatay sa kanya, kasama ang pagsira sa ulo at puso ng Spirit Tortoise. Pagkatapos ay ibinunyag ni Kyo sa mga kasamahan ni Nao Fumi na nahuli niya ang iba pang tatlong bayani at ginamit ang kanilang mga banal na sandata bilang dagdag na pinagmumulan ng kapangyarihan upang kontrolin ang Spirit Tortoise. Hindi nagtagal dumating si Lark at ang kanyang koponan at sumama sa mga kasama ni Nao Fumi sa pakikipaglaban kay Kyo. Ngunit ginagamit ni Kyo ang gravity magic ng pagong para ipin silang lahat sa lupa. Siya ay bumugbog at sinaway si Nao Fumi dahil sa kanyang kawalang silbi. Nakapagtataka, kayang labanan ni Rishia ang gravity spell dahil sa kanyang likas na kakayahang makabisado, at labanan si Kyo. Nang sumunod na araw, dumating si Fitoria sa larangan ng digmaan upang tulungan si Reyna Mir Eliel at ang kanyang hukbo na harapin ang mga pag-atake ng Spirit Tortoise.
Gayunpaman, hindi ganap na may sagawa ni Fitoria ang kanyang kapangyarihan, ngunit dapat niyang protektahan ang mga ito habang sinusubukang talunin ang higanteng hayop. Nang malaman iyon, inutusan ni Reyna Mirelia ang lahat ng tropa na umatras upang may sagawa ni Fitoria ang kanyang buong kapangyarihan sa labanan. Kasabay nito, pinamamahalaan ni Naofumi na palayain sila mula sa Gravity Magic at pagkatapos ay inutusan si Philo na magmadali kasama si Lark at ang kanyang koponan upang sirain ang puso ng Spirit Tortoise. Pagkatapos, pinalaya ni Rizhia ang tatlong bayani mula sa kanilang pagkakakulong, habang ang ulo at puso ng Spirit Tortoise ay matagumpay na nawasak sa parehong oras. Sa kabila nito, isinagawa ni Kyo ang kanyang backup na plano upang protektahan ang core gamit ang kanyang natitirang Soul Magic. Inaasahan nito, plano ni Naofumi na tapusin siya gamit ang Shield of Wrath, ngunit nalaman niyang hindi niya ito magagamit dahil sa hindi pagdadala ng puot na kinakailangan. Gayunpaman, nagawa niyang i-unlock ang Spirit Tortoise Heart Shield, at pilit itong ginagamit ni Ust para sirain ang core, na pinapatay ang Tortoise. Mukhang hindi masyadong nababahala si Kyo sa pagkatalo ng Spirit Tortoise dahil tila, inilipat niya ang mga natitirang kaluluwa na dinala ng higanteng hayop sa isang lalagyan at pagkatapos ay tumakas sa kanyang mundo, kasama si Lark at ang kanyang koponan matapos na mangakong matatalo si Kyo at ibalik ang mga ninakaw na kaluluwa sa mundong ito. Nang malaman iyon, ang isang namamatay na si Ust ay nagbigay kay Naofumi at sa kanyang mga kasama ng kakayahang maglakbay sa pagitan ng ibang mga mundo at sundan sila. Sa kanyang pagkamatay, umaasa si Ust na maipanganak siyang muli bilang kanilang kasama, habang ang mga labi ng Spirit Tortoise ay nagbabalik ng buhay sa mga wasteland. Matapos makapasok sa isang dimensional na portal sa ibang mundo, natuklasan ni Naofumi na siya ay nasa bilangguan kasama si Rizhia, at si Raftalia, na bumalik sa kanyang orihinal na anyo, ay naging isang maliit na batang babae. Laking gulat niya nang malaman na silang tatlo ay bumalik sa level 1, na nagpapaliwanag kung bakit naging maliit na babae si Raftalia. Dahil wala si Philo, nagpa siya si Naofumi na hanapin muna siya habang itinataas ang kanilang level para makalaban nila si Kyo. Nang makalabas sila sa bilangguan, agad na napagtanto ni Naofumi na sila ay nasa isang isla sa gitna ng kawalan at hindi makapaglayag sa karagatan. Kaya naman, pinili nilang galugarin ang kagubatan habang tinatalo ang mga halimaw upang mapataas ang kani-kanilang antas. Gayunpaman, si Naofumi at ang kanyang mga kasama ay hindi sapat na malakas laban sa mga Kappa Monster na mas mataas sa kanilang antas. Nagawa ng halimaw na masaktan siya at muntik nang mapatay si Raftalia. Sa kabutihang palad, sila ay naligtas ng isang batang babae na nagngangalang Kizuna Kazuyama, na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Hunting Hero, isa sa apat na Cardinal Heroes ng kanyang mundo, at ipinatawag mula sa Japan tulad ni Naofumi. Di nagtagal, dinala sila ni Kizuna sa kanyang tirahan, na naging kulungan kung saan sila napadpad. Sinabi niya sa kanila na siya ay nakulong sa Infinite Labyrinth sa loob ng maraming taon, na ikinulong ng isang kaaway na bansa, at hindi alam kung ano ang waves. Gayunpaman, inihayag niya na kilala niya sina Lark at Glass na matalik na magkaibigan. Kaya naman, agad na naghinala si Naofumi sa kanya. Nang makita ang Kai na hinalang sa loobin ni Naofumi at ng kanyang mga kasama, binunot ni Kizuna ang kanyang espada at hindi nag-atubili na salakayin siya, na labis na nagulat dahil bigla siyang inatake. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto ni Naofumi na hindi siya nasaktan ng espada. Pagkatapos ay isiniwalat ni Kizuna na hindi niya maaaring saktan ang mga tao bilang Hunting Hero. Nang malaman iyon, nagpa siya si Naofumi na magtiwala kay Kizuna. Pagkatapos, sinabi niya ang kanyang pagnanais na tumakas habang ipinapalam niya sa kanya ang mga pakikibaka at kawalan ng pag-asa na nadama niya sa pagsisikap na gawin ito. Ipinakita ni Kizuna kay Naofumi at sa kanyang mga kasama ang isang nakalantad na pambungad na pinaniniwalaan niyang ang gilid ng labyrinth, isang bagay na siya at si Naofumi ay katulad ng isang bug sa isang laro. Sinasamantala ito, nakuha ni Naofumi si Kizuna na gumawa ng bioplant na inilabas niya sa silid, sinisira ito at pilit na binubuksan ang bug sa dingding na pinayagan silang apat na makapasok dito. Lahat sila ay muling lumitaw sa labas habang si Kizuna ay nasa sabik at lumuluhan na nagpapasalamat sa lahat ngayong bumalik na siya sa kanyang mundo. Matapos tuluyang umalis sa Infinite Labyrinth, agad na napagtanto ni Naofumi na ang susunod na wave ay darating sa loob ng 10 araw. Gayunpaman, dahil sila ay nasa isang lugar na medyo malayo sa Sickle Royal Capital na nagsummon kay Kizuna sa mundong ito, iminungkahi niya na mag-teleport sila upang makarating doon sa maikling panahon. Gayunpaman, hindi niya magagamit ang kanyang teleportation technique, kaya napagpasyahan nilang gamitin ang Dragon Hourglass, na nasa kabisera ng Mika Cage, na nagkataong ang lungsod na kasalukuyang kinaroroonan nila. Dahil tumagal ng ilang araw ang paglalakbay patungo doon, si Naofumi at ang kanyang mga kasama ay nagpasya na mag-level up at maghanda para sa wave. Sa paglalakbay, ipinaliwanag ni Kizuna ang tungkol sa mga residente ng bayan ng Mika Cage, na binubuo ng iba't ibang lahi. Sa kanyang mundo, ang demi-human race ay tinutukoy bilang ang grass people, na karamihan ay mga elf. Higit pa rito, ipinalam niya na si Therese ay bahagi ng lahi na tinatawag na jewel people, na nagpapahiwatig na hindi rin sila ganap na tao.
Habang si Glass ay kabilang sa isang lahi na tinatawag na spirit people, na parang mga astral na nilalang na hindi epektibo sa pisikal na pag-atake. Gayunpaman, kung masasaktan ang spirit people, magtatagal sila para gumaling, dahil natural lang na gumaling ang kanilang mga katawan. Sa panahon ng hapunan, sinabi ni Naofumi kay Kizuna ang tungkol sa kanyang recovery item, na sinabi niyang mabilis na makakabawi ng espiritual na enerhiya dahil nakita niya itong inumin noon ni Glass, at biglang, dumobol ang kanyang kapangyarihan matapos itong inumin. Si Kizuna ay tila nag-aalinlangan sa ideya ni Naofumi na ibenta ang mga recovery item sa mga taong bayan, lalo na sa mga spirit people. Gayunpaman, dahil lubhang kailangan nila ng pera, sa wakas ay pumayag siya sa ideya. Kinabukasan, sinimulan nilang ibenta ang mga recovery item sa spirit people, na tila masigasig na malugod silang subukan ang mga ito bago bilhin ang mga ito. Matapos maramdaman ang mga benepisyo, agad silang nagpaligsahan sa pagbili ng mga recovery item. Sa kanyang mga kasanayan sa pangangalakal, maaaring kumita si Naofumi ng sapat na pera para sa kanilang apat upang makakuha ng mga permit sa paglalakbay at makabili ng mga bagong damit at armas. Nang sumunod na araw, sa wakas ay dumating si Naofumi at ang kanyang mga kasama sa kabisera ng Mika Cage, kung saan nalaman nila kalaunan ang tungkol sa isang lalaking tinatawag na henyong mangkukulam na nag-eeksperimento sa Dragon Hourglass. Nilalayo ng eksperimento na payagan ang mga ordinaryong tao na tulad nila na mag-teleport, hindi lang ang Cardinal Heroes o Vassal Heroes. Naisip ni Naofumi na ang lalaki ay si Kyo, na nagnakaw ng mga kaluluwa ng tao sa kanyang mundo. Ngunit hindi pala ang lalaki ang kanyang inaasahan, dahil hindi siya si Kyo at ang pangalan niya ay Kazuki. Sinabi sa kanila ni Kizuna na mayroon silang hindi bababa sa 6 na araw bago lumitaw ang wave, na nangangahulugang kailangan nilang magmadali upang mahanap si Philo at talunin si Kyo. Pagkatapos ay iminungkahi ni Raftalia na pasukin nila ang kuta ngayong gabi, sa pag-iisip na maluwag ang bantay sa panahon ng blizzard. Sa wakas ay sinunod nila ang kanyang payo at nakapasok sa kuta kung saan matatagpuan ang Dragon Hourglass. Pero mukhang na-anticipate na ito ng mga guard kaya na-trap sila at na-overwhelm ng mga guards na mas marami sa kanila, kaya napagdesisyonan nilang maghiwalay. Nang tuluyang maabot ni Naofumi at Raftalia ang Dragon Hourglass, naroon na si Kazuki at ibinunyag na nakipagsabuatan siya kay Kyo para hulihin si Naofumi at ang kanyang mga kasama, patay man o buhay. Gayunpaman, hindi naabot ng kapangyarihan ang teleportation ng Dragon Hourglass si Raftalia dahil pinlano ito ni Kyo, na nilayo niya para sa kanya para sa eksperimento. Sa kabilang banda, tila sinadya ni Kazuki na patayin si Naofumi dahil kinukot siya niya ito. Ngunit si Raftalia ay hindi lamang umupo at hinayaan si Kazuki na salakayin ang kanyang master. Pinoprotektahan niya si Naofumi hanggang sa ligtas siyang mag-teleport mula sa lugar na iyon patungo sa kaharian ng Sickle kasama si Kizuna at Rishia. Pagdating sa Sickle, inutusan ni Naofumi si Kizuna na ilipat siya pabalik sa kinaroroonan ni Raftalia upang iligtas siya. Agad na ginamit ni Kizuna ang kanyang kapangyarihan para i-activate ang teleportation portal. Gayunpaman, nabigo ang kanyang pagtatangka at ipinaalam kay Naofumi na malamang na isinara ni Kazuki ang teleportation portal upang pigilan silang mag-teleport muli upang iligtas si Raftalia. Nang makita si Naofumi, na labis na bigo, sinabi sa kanya ni Kizuna na kilala niya si Ethnobolt, na napakahusay sa pagsubaybay sa kinaroroonan ng mga tao at nangakong dadalhin siya kay Ethnobolt. Ang mga taga-Sickle ay malugod na sinalubong ang pagbabalik ni Kizuna dahil matagal na siyang nawala. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon sila ay naging mapaginala kay Naofumi pagkatapos malaman na siya ay isa sa mga Cardinal Heroes mula sa ibang mundo. Hiniling nila sa kanya na lumayo kay Naofumi dahil ang mga bayani mula sa ibang mundo ay may layunin na sirain ang kanilang mundo. Nang marinig ito, hindi ito itinanggi ni Naofumi dahil nilayo ni Glass at ng kanyang mga kasama na sirain ang kanyang mundo para iligtas ang kanilang mundo. Sa wakas ay nakita ni Naofumi si Ethnobolt, ang may hawak ng Bolt Vassal Weapon. Upang mahanap si Raftalia, lumikha si Ethnobolt ng Shikigami para sa kanya mula sa buhok ni Raftalia, na nagresulta sa isang maliit na nilalang na tanuki na kasama nila. Pagkatapos nito, nakakagulat na ipinakita ni Ethnobolt ang kanyang tunay na anyo, na naging isang sinaunang hayop na kuneho, tulad ni Philo. Mukhang nagulat si Kizuna dahil ipinakita ni Ethnobolt ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kay Naofumi, na ngayon lang niya nakilala. Gayunpaman, sinabi ni Ethnobolt na alam ni Naofumi na hindi siya tao sa simula. Pagkatapos ay inanyayahan ni Ethnobolt si Naofumi at Rishio na sumakay sa kanyang bangka upang subibayan ang kinaroroonan ni Raftalia, at si Kizuna, na gustong mahanap si Glass. Sa hindi inaasahang pagkakataon, itinuro ng kanilang Shikigami ang parehong lokasyon, nagpapahiwatig na nasa iisang lugar sina Raftalia at Glass. Gayunpaman, sinabi ni Kizuna na ang lugar na iyon ay teritoryo ng isang kaaway na kaharian na tinatawag na label, kaya malamang na nabihag doon sina Raftalia at Glass. Pinilit ni Naofumi na pumunta doon, kahit na ito ay isang bitag, at umaasang makikita niya si Philo doon. Sa ibang lugar, nahuli si Philo ng isang slave trader na nagnanais na pagsamantalahan siya para kumita pagkatapos niyang malaman na maaari itong magpalit ng anyo.
Ginawa siya ng lalaking iyon bilang bida sa palabas na labag sa kalooban niya at hindi siya nagdalawang isip na saktan siya sa harap ng maraming tao. Pagdating sa label, nalaman nila na ang lungsod ay katulad ng Mika Cage, mas moderno lamang. Dumiretso na sana si Naofumi sa kinaroroonan ni Raph Talia at Glass, ngunit bigla niyang narinig ang boses ni Philo na umiiyak at humihingi ng tulong. Agad siyang sumugod sa lugar kung saan siya pinilit na aliwin ang mga tao. Nang makitang malupit ang pakikitungo kay Philo, nagalit si Naofumi at akmang sasalakayin ang lalaki gamit ang kanyang wrath shield. Gayunpaman, agad siyang pinigilan ni Narishia at Kizuna at iminungkahi na iligtas si Philo ng palihim upang maiwasang maakit ang atensyon dahil nasa teritoryo sila ng kaaway. Nang gabing iyon, si Naofumi at ang iba pa ay lumabas sa lugar ng lalaki at nakita si Philo sa kanyang anyo ng ibon na nakakulong sa isang holo na puno ng mga anting-anting. Sa tulong ni Kizuna, sa wakas ay napalaya niya si Philo at nagyakapan sila ng may panonibit. Gayunpaman, ang kanyang pagtatangka sa pagsagip ay naging isang kaguluhan, kaya ang mga ngalakal ng alipin ay dumating sa silid kung saan sila naroroon ngayon. Sa halip na gamitin ang kanyang wrath shield, si Naofumi sa halip ay gumagamit ng isang kalasag na maaaring makapagsabi sa lalaki ng lahat ng kanyang mga krimen at magbigay ng impormasyong kailangan nila. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay para hanapin sina Raph Talia at Glass. Pagkatapos ay nakilala ni Philo si Kizuna, at pinangalanan ang Tenuki Shikigami na Raph-chan dahil mayroon itong amoy na nagpapaalala sa kanya kay Raph Talia. Sa daan, nakahanap si Naofumi ng mga leaflet tungkol sa kanya, Kizuna, at Rishia, na pumasok ng walang pahintulot at itinuring na nakagawa ng pagnanakaw. Gayunpaman, ang higit na nakapag-aalala sa kanya ay ang mga istatistika ni Raph Talia sa kanyang drop menu na biglang nawala. Agad siyang nabigla, iniisip na baka namatay na si Raph Talia. Pagkatapos ay pinaalalahanan siya ni Kizuna na si Raph-chan ay buhay pa, kaya ganoon din si Raph Talia. Gayunpaman, ang pagkawala ng kanyang status ay tiyak na isang masamang palatandaan, kaya kinailangan nilang magmadali upang mahanap ang kanyang kinaroroonan. Samantala, si Raph Talia ay lumabas na itinapon sa isang bilangguan sa isang manyibing rehiyon ng bundok at nasa parehong detention cell katulad ni Glass, Lark, at Therese. Sila pala ay nakakulong sa isang espesyal na bilangguan na maaaring mabawasan ang kanilang espiritual na enerhiya sa madaling panahon. Kahit para sa mga spirit people tulad ni Glass, maaaring paikliin ang bilangguan ang kanyang buhay. Matapos magpas siya si Raph Talia na makipagtulungan kay Lark at sa kanyang koponan, sinabi niya sa kanila ang tungkol kay Kizuna, na nakakulong sa Infinite Labyrinth ng maraming taon hanggang sa mapalaya nila siya. Gayunpaman, nang babalik na sila sa Sickle, nahulog sila sa bitag ni Nakio at Kazuki, na naging dahilan upang mahiwalay si Raph Talia kay Naofumi at sa iba pa. Dahil alam niyang nailigtas ni Naofumi at ng kanyang mga kasama si Kizuna, naging napakasaya niya. Nangako si Glass kay Raph Talia na babawiin nila ang mga kaluluwa ng tao na ninakaw ni Kyo at ibabalik sa kanyang mundo. Nang makita si Glass, na mukhang pagod na pagod dahil ang kanyang espiritual na enerhiya ay lubhang nabawasan, nag-isip si Raph Talia ng paraan upang makatakas sa bilangguan sa lalong madaling panahon. Ginamit ni Raph Talia ang kanyang ilusyonaryong salamangka upang payagan silang magnakaw ng anting-anting mula sa isang bantay, na nagbibigay kay Glass ng kapangyarihan upang hayaan silang makatakas. Pagkatapos makatakas, sumugod sila patungo sa lungsod, na naglalayong gamitin ang parehong paraan tulad ng ginawa ni Kizuna upang makapunta sa Sickle ng mabilis gamit ang Dragon Hourglass. Napagtanto na sila ay mga kriminal, ibinente ni Therese ang ilan sa kanyang mga alahas upang makabili ng mga bagong damit, sandata, at pagkain. Pagkatapos noon, tinulungan ni Lark at ng kanyang team si Raph Talia na pataasin ang kanyang level sa kanilang paglalakbay sa kung saan naroon ang Dragon Hourglass. Ang huling bahagi ng anime na ito ay nagpapatuloy kung saan si Raph Talia at ang kanyang mga kasama ay napadpad sa isang seremonya kung saan idedeklara ang bagong Katana Vassal Weapon Hero. Nang sa wakas ay dumating ang Katana Hero Candidate, nakilala siya ni Raph Talia bilang si Kazuki, ang lalaking nagkulong sa kanila sa Mika Cage. Gayunpaman, nang bubunutin na ni Kazuki ang espada, bigla itong nagbigay ng nakakasilaw na liwanag, nawala sa pwesto nito, at lumitaw sa kamay ni Raph Talia. Nang makuha ang katana, nawala ang slave crest ni Raph Talia, at ang kanyang katawan ay biglang tumanda sa normal. Lumalabas, ito ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang notification mula kay Naofumi. Dahil sa hindi niya naalis ang vassal weapon, katulad ng Holy Weapons of the Cardinal Heroes, inakusahan ni Kazuki si Raph Talia bilang isang magnanakaw. Siya ay gumagawa ng hakbang para dito sa kanyang sarili, iniwan ang koponan ni Lark sa likod, habang ang mga bantay ni Kazuki ay humahabol. Sa pagtakbo upang maiwasang habulin ng mga gwardya, hindi sinasadyang nakatagpo niya ang isang batang babae sa isang templo na agad na nagligtas sa kanya pagkatapos makitang hawak niya ang vassal weapon. Matapos makakuha ng mga bagong damit na maaaring maging mas flexible sa kanya sa paggalaw, pinasalamatan ni Raph Talia ang babae at nagbaka sakali na harapin ang mga gwardya at si Kazuki, na nandoon na. Pagkatapos ay hiniling niya si Kazuki na umatras dahil ayaw niyang masaktan siya. Ngunit sa halip ay kinutsa siya, kaya napilitan itong lumaban sa kanya.
Madaling napabagsak ni Raftalia si Kazuki, kaya wala siyang pagpipilian kundi gumamit ng dalawang kopya ng Holy Beast Byakko para salakayin siya. Ipinahayag ni Kazuki na siya ay nagsasaliksik ng maraming taon upang lumikha ng mga kopya ng banal na hayop mula sa ibang mundo sa tulong ni Kyo. Gayunpaman, ang kanilang lakas ay hindi katumbas ni Raftalia, na labis na nagpalaki ng kanyang kapangyarihan, kaya't nagawa niyang talunin sila. Pagkatapos ay hiniwa niya ang tiyan ni Kazuki ng isang espesyal na galaw, na sinasabi sa kanya na huwag gumalaw kung hindi ay mamamatay siya. Pagkatapos noon, umalis si Raftalia sa templo, habang si Kazuki, na inaakala pa rin na siya ang may-ari ng vassal weapon, ay patuloy na bumubulong sa kanya na ibalik ang espada kay Kazuki, na nilayo na gamitin ang espada para talunin si Kyo. Si Raftalia ay napagod ng gusto matapos ang kanyang pakikipaglaban kay Kazuki at sa kanyang mga kasama dahil siya ay gumugol ng labis na espiritual na kapangyarihan. Habang sinusubukang makabawi, isang higanteng kopya ng Byakko ang lumitaw sa kanyang harapan. Iniisip ni Raftalia na malapit na siyang mamatay, kaya naalala niya si Naofumi at umaasa siyang makikita siya sa huling pagkakataon. Nakapagtataka, lumitaw si Naofumi doon at agad na pinrotektahan siya mula sa Byakko, na malapit nang sumunggab sa kanya. Pagkatapos noon, naglunsad ng pag-atake si Philo mula sa itaas, habang pinabagsak ni Kizuna ang halimaw. Dahil alam niyang pumunta doon ang mga kasama niya para iligtas siya, nagpasalamat si Raftalia sa kanilang lahat. Napansin niya na ang selyo ng alipin sa kanyang dibdib ay nawala, na nagpapahiwatig na siya ay malaya. Si Naofumi, na alam din iyon, ay mukhang nagulat, ngunit hindi niya ito maaaring pilitin na bumalik sa kanya. Kahit na hindi na siya alipin, nagpasya si Raftalia na manatili sa tabi niya bilang kanyang kasama. Hindi nagtagal, dumating si Lark at ang kanyang koponan at tuwang-tuwa sila na sa wakas ay nakasama silang muli ni Kizuna. Gayun din, napakasaya ni Kizuna na makita ang kanyang mga kaibigan, lalo na si Glass. Sa kabilang banda, lumapit si Kyo kay Kazuki, na pinapagaling ng kanyang mga kasama. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabigo kay Kazuki, na nabigo ang kanyang plano, at inisip si Kazuki bilang isang walang kwentang tao. Si Kazuki, na nakaramdam ng hindi pagsang-ayon na ininsulto siya ni Kyo, pagkatapos ay gumalaw sa kanyang lugar, at kaagad siyang namatay dahil sa nakamamatay na pag-atake ni Raftalia na nauna nang tumama sa kanyang katawan. Pagkatapos ng kamatayan ni Kazuki, isang babaeng may berdeng buhok na nagngangalang Yamogi ang lumitaw sa likod ni Kyo at nagtanong tungkol sa mga susunod na hakbang na dapat nilang gawin patungo kina Naofumi at Raftalia. Kasabay nito, nakita nila ang both vassal weapon, nakakaalis lang, na nagpapahiwatig na dinala ni Kizuna si Naofumi at ang kanyang mga kasama pabalik sa sickle. Habang ipagpapatuloy ni Kyo ang kanyang mahalagang eksperimento, nag-aalok si Yamogi na patayin si Naofumi o sinumang humahadlang kay Kyo sa pagkamit ng kanyang mga layunin. Kinabukasan, pagkatapos nilang lahat ay tuluyang magtipon, agad na tinanong ni Kizuna ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya, ito ay tungkol kay Glass at sa kanyang mga kasama na dumating sa mundo ni Naofumi at nagtangkang patayin siya. Laking gulat ni Kizuna nang malaman niya na nilayo ni Glass na patayin ang Cardinal Heroes mula sa ibang mundo para iligtas ang kanilang mundo mula sa waves. Inamin ito ni Glass at humingi ng paumanhin. Ngunit sinabi ni Naofumi na nagawa niya iyon dahil ito ang tanging paraan upang mailigtas ang kanilang mundo. Hindi itinanggi ni Naofumi na magiging parang si Glass din siya kung, sa katunayan, ang pagpatay ng ilang tao ang tanging paraan upang mailigtas ang buhay ng marami. Gayunpaman, iginiit ni Kizuna na siguradong mayroong isa pang paraan upang mailigtas ang magkabilang mundo ng hindi nagpapatayan. Pagkatapos ay nag-aalok siya na makipagtulungan sa kanya upang humanap ng paraan habang sinusubukan nilang talunin si Kyo at makuha ang kapangyarihan ng Spirit Tortoise na ninakaw ni Kyo. Tila hindi pinansin ni Lark ang desisyon ni Kizuna at sinuportahan siya, samantalang kalaunan ay natuklasan ni Naofumi at ng kanyang mga kasama na si Lark ang hari ng sickle. Lumipat ang eksena at ipinakita si Kyo, na nasa kanyang laboratorio, kung saan inilipat niya ang katawan ni Kazuki sa isang glass tube at ginawa itong isang eksperimentong paksa. Hindi nagtagal, dumating ang mga kasama ni Kazuki upang makita siya at hiniling sa kanya na buhayin si Kazuki. Hiniling pa nila kay Kyo na bigyan sila ng lakas dahil gusto nilang maghiganti sa tao na pumatay kay Kazuki. Samantala, inanyayahan ni Kizuna si Naofumi at ang kanyang mga kasama na bisitahin ang isang babaeng panday na nagngangalang Romana upang bumili ng ilang mga armas at kagamitang pangdigno na kailangan nila upang labanan si Kyo. Pinuri niya ang vassal weapon ni Raftalia, na sa tingin niya ay napakahusay at handang gawaan siya ng scabbard. Nang malapit na silang umalis, biglang sumulpot si Yamogi sa harap ni Kizuna at ng kanyang mga kasama, at lantara na sinabi sa kanila na papatayin niya ang mga Cardinal Heroes at Vassal Heroes. Sinadya nilang pigilan si Kyo na makamit ang kanyang layunin. Si Philo ang unang lumaban kay Yamogi at agad na napagtanto na ang kanyang kapangyarihan ay hindi dapat maliitin. Pagkatapos ay inatake ni Kizuna si Yamogi gamit ang kanyang espada, na nagpapatunay na hindi niya kayang saktan ang mga tao. Habang si Raftalia at ang iba ay nakikipaglaban kay Yamogi, napagmasdan ni Naofumi ang espada ni Yamogi, na nakita niyang kakaiba.
Tila napagtanto din ito ni Kizuna, na hinihiling kay Yamogi na ihulog ang kanyang espada kung ayaw niyang mamatay. Hindi naniwala si Yamogi sa sinabi ng kanyang kalaban at nanatiling nakahawak sa kanyang espada hanggang sa tuluyang ipakita ng espada na may sariling isip ito at sinubukan siyang patayin. Nang makita ito, sumugod si Kizuna upang iligtas si Yamogi habang sinubukan itong sirain ni Naofumi at ng iba pa. Pagkatapos ay sinabi ni Naofumi kay Yamogi na balak siyang patayin ni Kyo gamit ang espada, ngunit tumanggi siyang paniwalaan ito at iginiit na hindi siya sasaktan ni Kyo. Higit pa rito, isiniwalat ni Yamogi na ang lahat ng ginawa ni Kyo ay para lamang sa isang marangal na layunin, ang pagtigil sa mga waves. Gayunpaman, inamin pa ni Naofumi na mayroon siyang masamang intensyon dahil napakasama ng loob niya kay Kyo, na pumatay ng maraming tao sa kanyang mundo. Maging si Kyo ay pinatay din ang Spirit Tortoise, isa sa mga banal na hayop para sa pansariling pakinabang. Kahit na nagkaroon ng mainitang pagtatalo si Naofumi, sa wakas ay hinayaan niya si Kizuna na tanungin si Yamogi habang siya at ang kanyang mga kasama ay naghahanda sa pag-atake kay Kyo. Dahil maganda ang pakikitungo ni Kizuna sa kanya, isiniwalat ni Yamogi na si Kyo ay kaibigan niya noong bata pa siya. Loner si Kyo at hindi mahilig makihalubilo sa kanilang mga kaedad. Gayunpaman, maaari silang maging malapit na magkaibigan, at madalas niyang sinasabi sa kanya ang maraming bagay. Sa ngayon, iniisip ni Yamogi na ginagawa lang ni Kyo ang kanyang makakaya para protektahan sila sa pamamagitan ng paghahanap ng paraan para pigilan ang waves. Ngunit pagkatapos makita si Naofumi na galit at gustong maghiganti kay Kyo, nagtaka si Yamogi kung ano ang ginawa ni Kyo para labis na magalit sa kanya ang isang tao. Pagkatapos ay sinabi ni Kizuna na hanggat maaari, tatalunan nila si Kyo nang hindi siya kailangang patayin. Ngunit iniisip ni Yamogi na kung nagkasala si Kyo, dapat siyang parusahan sa kanyang mga kasalanan. Dahil kasama niya ito, handa si Yamogi na tanggapin ang anumang parusa, kabilang ang parusang kamatayan. Kinabukasan, bumalik si Kizuna at ang kanyang mga kasama sa kinaroroonan ni Romana para kunin ang mga armas at kagamitan na inorder nila kanina. Pagkatapos ay ibinigay ni Kizuna ang bill para sa lahat ng mga item kay Lark at sinabi sa kanya na bayaran ito dahil siya ang hari ng Sickle. Nang maghahanda na silang magtungo sa laboratorio ng pananaliksik ni Kyo, lumitaw ang mga waves sa itaas nila, mas maaga kaysa sa inaasahan nila. Automatikong inilipat din ng paglitaw ng waves ang comrades right ni Kizuna sa research laboratory ni Kyo, kung saan nalaman nilang hindi niya talaga gustong pigilan ang waves ngunit nilayo niyang lumikha ng sarili niyang bersyon ng waves. Nang malaman ito, nabigla kaagad si Yamogi, hindi inaasahan na gagawin ni Kyo ang ganoong bagay. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita ang nakaraan ni Kyo. Siya pala ay isang loner gamer na nagpasya nawakasan ang kanyang buhay at muling magkatawang tao sa ibang mundo upang takasan ang katotohanan na nagpahirap sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos makakuha ng pangalawang pagkakataon na mabuhay muli sa ibang mundo, sa halip ay gusto niyang samantalahin ang pagkakataong iyon upang maglakbay sa pagitan ng mga mundo at lumikha ng waves of catastrophe. Sa panahon ng waves, dumating sina Ethnobolt at Yamogi upang kunin si Naofumi at ang kanyang mga kasama para dalhin sila sa laboratorio ni Kyo, habang ang mga kasama ni Kizuna ay nakikipagharap sa waves. Sinabi sa kanya ni Yamogi na si Kyo ang nagpatawag ng waves gamit ang kapangyarihan ng Spirit Tortoise, kaya lumitaw ng mas maaga kaysa sa inaasahan nila. Pagkarating nila sa lugar ni Kyo, hiniling ni Naofumi kay Ethnobolt na tulungan si Kizuna at ang iba pa na harapin ang mga halimaw mula sa waves. Ang pagpasok pa lamang sa laboratorio ni Kyo, si Naofumi at ang kanyang mga kasama ay agad na hinarap ng mga kasama ni Kazuki, na ginawang kalahating hayop na Chimera upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang master. Pagkatapos ay humakbang si Raftalia sa pag-atake at nagawang madaling ibagsak ang mga kasama ni Kazuki gamit ang isang hiwa ng espada, habang ginamit ni Naofumi ang kanyang shield upang sirain ang espadang kumakain ng kaluluwa, na pagkatapos ay nabasag ang bahagi ng kisame sa loob ng lab. Di nagtagal pagkatapos, lumitaw si Kyo at ipinahayag na binuhay niya si Kazuki gaya ng hiniling ng kanyang mga kasama. Gayunpaman, inihayag ni Yamogi na ang kaluluwa sa loob ng katawan ni Kazuki ay hindi ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang kaluluwa ay pag-aari ng Mirror Vassal Hero, na naiulat na nawala noong nakaraan at tila inagaw ni Kyo upang maging isang eksperimentong paksa. Sa madaling salita, ang nasa harapan nila ay homunculus ni Kyo. Nang sasalakayin na ng nilalang si Naofumi, agad na sumugod si Raftalia upang protektahan siya at hiniling na habulin si Kyo, sinusubukang makatakas mula roon habang nakikipaglaban siya sa nilalang. Sinabi ni Raftalia na naririnig niya ang boses ng Mirror Hero, na nagmamakaawa sa kanya na palayain ang kanyang kaluluwa. Ipinaalam ni Yamogi na ang Vassal Weapons ay aalingaungaw sa isa't isa kung magkalapit sila, kaya't naririnig ito ni Raftalia. Nang marinig iyon, si Naofumi at Rishia ay nagmamadaling umalis doon at ibinigay ang homunculus Kazuki kay Raftalia, Philo, at Yamogi. Sa wakas ay nakarating na sila sa lugar ni Kyo, kung saan palagi niyang kinukutsa si Naofumi, kahit na sadyang isiwalat ang lahat ng mga plano na sadyang kinasasangkutan ng mga pinakamalapit na tao kay Naofumi at sinusubukang saktan sila para lang magalit siya. Nang marinig ang lahat ng mga pag-iingay na ito,
hindi na napigilan ni Naofumi ang kanyang galit, na nagagalit sa kanya hanggang sa punto na hinayaan niya ang Shield of Wrath na lubusang kainin siya. Nang makita si Naofumi, nagalit na galit at na-overwhelmed sa Shield of Wrath, na maaring magbanta sa sarili niyang buhay, sinubukan siyang kakalmehan ni Rizhia. Gayunpaman, si Naofumi, na naposes ng kapangyarihan ng Shield of Wrath, ay sinakal siya, binigyan siya ng rating para sa kanyang kawalang silbi at debosyon sa Bow Hero, na nakakasuklam sa kanya. Kahit na sinubukan siyang patayin ni Naofumi, hindi nagalit sa kanya si Rizhia at sa halip ay nagpasalamat siya dahil nasabi na niya ang nararamdaman niya sa kanya all this time. Pagkatapos ay sinubukan ni Rizhia na ipaalam kay Naofumi na sina Raftalia at Philo, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang tunay na damdamin para sa kanila, na palaging itinuturing siyang kanilang mga tunay na kaibigan. Sa kabilang banda, si Kyo, na nakakaramdam na ng pagkabagot, ay nagsimulang maglunsad ng mga pag-atake sa kanilang dalawa, kaya't si Rizhia ay sumulong upang protektahan si Naofumi, na hindi pa rin makontrol ang kanyang sarili dahil siya ay sinapian ng Shield of Wrath. Muling ginamit ni Kyo ang Spirit of Tortoise Magic Gravity para patumbahin si Rizhia, ngunit nagawa niyang magtiis habang sinusubukang pigilan ang kanyang pag-atake. Di nagtagal, si Naofumi ay halos mahikayat ng espiritu ng apoy na dragon sa Shield of Wrath na angkinan ang kapangyarihan nito upang talunin si Kyo. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang kaluluwa ni Ast sa harap ni Naofumi at nagawang pakalmehan siya, nang makarating sina Raftalia at Philo sa lugar pagkatapos nilang talunin ang homunculus na si Kazuki. Sa kalaunan, nabawi ni Naofumi ang kanyang mga pandama, na nakakainis kay Kyo. Gamit ang Spirit Tortoise Shield na sinamahan ng Mirror Vassal Weapon, nag-shoot siya ng sinag ng enerhiya na naka-overpower kay Kyo, sa wakas ay natalo siya sa isang pagsabog. Nang makitang natalo na si Kyo, kinuha ni Yemogi ang aklat ng mga spells na ginamit niya upang gumawa ng kalituhan sa ibang mundo at salamat kay Naofumi sa pagtapos ng lahat ng ito. Pagkatapos ay hiniling ni Kizuna kay Naofumi at sa kanyang mga kasama na manatili pansamantala sa Sickle habang naghihintay sa susunod na mga waves na lumitaw, dahil maaari lamang silang mag-teleport pabalik sa kanilang mundo gamit ang kapangyarihan ng waves. Nakapagtataka, sinabi niyang mag-teleport sila sa kanilang mundo sa loob ng isang minuto, kaya nagpaalam siya kay Kizuna at sa mga kasama nito. Matapos sa wakas ay bumalik sa Melromart, si Naofumi ay ginantimpalaan at ginawang Night Viscount mula kay Rainamir Elia, para sa kanyang matagumpay na pagtalo sa Spirit Tortoise. Nalaman din niya na ang mga waves ay lumitaw sa kanyang mundo kasabay ng paglitaw nila sa mundo ni Kizuna. Gayunpaman, nagawa ng tatlong Cardinal Heroes na lipulin ang mga halimaw na lumitaw mula sa waves sa kanyang pagkawala. Pagkatapos noon, sina Naofumi, Raftalia, Philo, at Rizhia ay lumabas para maglakbay ng maaga isang umaga. Habang nagpapahinga sa pangingisda, nalungkot si Philo na hindi na siya makakalipad gaya ng kanyang nakakaya sa kabilang mundo. Ipinagpatuloy ni Raftalia at Rizhia na gunitain ang panahon noong una silang kinuha ni Kizuna para kumuha ng mga bagong damit. Sa kabilang banda, si Kizuna at Yemogi ay nangingisda sa kabilang mundo, kasama niya ang pagkukwento ni Yemogi tungkol kay Naofumi. Tinanong siya ni Yemogi tungkol sa kanyang oras sa Infinite Labyrinth, kaya ipinaliwanag ni Kizuna ang lahat ng ginawa niya upang mabuhay sa mga taon upang labanan ang kanyang masamang iniisip hanggang sa dumating si Naofumi. Di nagtagal, sinimulan ni Yemogi na sabihin ang kanyang mga alalahanin tungkol sa kanyang mga alaala kay Kyo, kaya sinabi ni Kizuna sa kanya na alalahanin ang lahat ng masasayang pagkakataon na mayroon sila, na humantong sa kanya na alalahanin ang isang nakakatawang sandali sa pagitan nila bago ang insidente ng Spirit Tortoise na nagpapatahimik sa kanyang isipan. Habang patuloy na naglalakbay ang mga kasama ni Naofumi, nagsimulang mag-isip si Rizhia tungkol sa pag-uusap nila ni Ast, na nagdulot ng nakakahiyang mga alaala mula kay Raftalia, gaya ng ipinaliwanag ni Ast sa kanya at kay Philo kung ano ang ibig sabihin ng pakikipagtalik sa isang tao. Sa wakas ay narating na nila ang kanilang destinasyon, ang lugar ng pagkamatay ng Spirit Tortoise, kung saan sila dapat magbigay galang kay Ast. Bago umalis, nakita ni Naofumi ang diwa ni Ast habang nakangiti ang dalawa sa isa't isa, at natapos na ang ikalawang season ng seryeng ito ng anime. Ang moral lesson ng kwentong ito ay dapat tayong magkaroon ng katapatan at debosyon sa ating buhay dahil ang katapatan at debosyon ay humahantong sa katapangan. Ang katapangan ay humahantong sa espiritu ng pagsasakripisyo sa sarili, at ang espiritu ng pagsasakripisyo sa sarili ay lumilikha ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng pag-ibig.